I wanted to ask you something, Elsie. How much do you love my son? Tanong ni Marisa kay Elsie. Mahal na mahal ko po si Harold, ma'am. Handa po akong ibigay ang lahat para sa kanya. Lahat ba kamo? Opo, lahat. Hindi na ako magpapaligay-ligay pa. I want you out of my son's life, Elsie. Natigilan si Elsie when she was welcomed with such condemning words from her boyfriend's mother. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! I look back at how their love flourished. Pag freshman ka sa isang university, one of the things na ilulook forward mo ay ang intramurals. Some are looking for handsome boys na pwedeng ma-fish. Some just wanted to show their talents, and most are after the competition dahil mailan ding competitive. Elsie was excited dahil mag-earn siya ng malaki. Masyadong maganda ang traffic of students. Yun ang nakita ni Elsie. Elsie is a self-supporting student. Wala siyang pinapalagpas na oportunidad. Whatever she can sell, she sells dahil kinikailangan niyang kumayod para may pang-allowance siya at pambili na rin ang mga requirements niya. The school administration is so kind to allow students to sell their crafts nang sa ganun ay ma-encourage naman ang lahat na maging entrepreneur. Si Elsie ay nagbibenta ng mga goodies at resin earrings sa booth. Magandang hapon po. Bili na po kayo ng mga handcrafted accessories. Sobrang nice po nito at aesthetic din. Sabay po kayo sa uso. Elsie was busy attending to customers. Tinutulungan niya rin kasing mag-choose ang mga lumalapit sa kanyang kiosk. Miss, I want something unique, sabi ng isang customer. Meron ako, look at this. This is not resin. This is just paper mache. Parang ordinary stone siya kung tingnan, right? Offer naman ni Elsie. As in, paper mache lang to? Ikaw pa rin bang gumawa nito? Ah, yes po. Wow, ang artistic mo naman. Sige, kukunin ko na to. This is so nice. This is an art. Alam mo, wait. Kukunin ko ang number mo, ha? I want to have a necklace na personalized. And besides, I want your designs. Kaya sige na, bigay mo sa akin ang number mo. Elsie, without a doubt, gave her number. Her artistic touch enticed many dahil sa mga kakaibang designs niya and how perfect ng kanyang mga color combinations. Elsie didn't notice na may isa palang lalaki nakatingin lang sa kanya all along. Sobrang ina-admire siya ng lalaki. Nakatingin ngayon si Harold kay Elsie. Natutuwa siya sa kanyang ganda at sipag. Wow, ang galing naman niya. At ang ganda pa. Sino kaya yan, pare? Harold was with his barkada when she went to Elsie's kiosk. Harold is a second year na during that time. Napansin naman ni Elsie na nakatitig sa kanya si Harold. Do you want anything po? I have here accessories para din po sa mga lalaki. Baka gusto mo rin at ang mga barkada mo. Harold was checking on the table, trying to sort each of the pieces na binibenta ni Elsie. Elsie got a little annoyed dahil parang napaka-presko naman ang lalaking to. Alam mo, kanina mo pa pinagkakalat yung mga tinda ko eh. May bibilhin ka ba talaga? Kasi kung wala lang din naman bibilhin, edi mas mabuti na lang na umalis kayo kesa naman humaharang kayo sa ibang gustong mag-check ng mga products ko. Narinig yun ang barkada ni Harold, kaya ganun na lamang ang kanilang pangungutya kay Harold. Nako, pare, sinungitan ka, oh. Hindi yata at kilala kung sino ka eh. Miss, kilala mo ba tong sinusungitan mo? Tanong ni Peter kay Elsie. Eh bakit? Artista ba siya para talagang makilala ko siya? Tanong pa ni Elsie. Uy! Pang-aasar pa nila kay Harold dahil mukhang nakakita na ito ng katapat niya. Crush kaya ng campus tong si Harold? Ano ka ba? Elsie stared at them at tinignan si Harold ng pataas at pababa. Tila ba hinuhusgahan ang mukha nito?
Yan? Crush ng campus? Eh parang lampang sobrang puti naman yan. Parang konting init lang eh, maghahanap na ng payong yan eh. Sabi naman ni Elsie. Gwapo naman talaga si Harold. Harold is a mestizong Pinoy. He's half Pinoy and half Scottish. Gwapong-gwapo with his fair and makinis na complexion. Harold is also 5'11 tall. Talaga namang gwapong-gwapo tong si Harold. Excuse me, bibili ka ba? Kasi hinaharangan yung mga binibenta ko eh. At saka hindi ako tumatanggap ng gwapo as bayad. Nangangailangan po ako ng pera. Kaya kung pwede, alis na muna kayo dyan. Malditang sabi ni Elsie. Puno naman ng pangangantsaw ng kanyang barkada si Harold dahil na rin sa mga pinagsasasabi ni Elsie. For the first time ay naglakas loob na okrayin si Harold. Kaya all the more pa na sa gitna ng pangungutsa ng kanyang barkada ay sumibol ang kanyang desire na ligawan si Elsie. Dahil sa karangian ng kanyang pamumuhay at ang kingwapo ay marami-rami na rin siyang pusong pinaglaruan kaya gano'n na lamang ang suntok sa kanyang pride nang makilala niya si Elsie. There was no hint of attraction from Elsie. So to stop Elsie's irritated demeanor, ay pinakyaw na ni Harold ang kanyang mga paninda. Ito na. Bibiling ko na lahat ng to para hindi mo na ako sungitan. Salamat po. Kunyaring cold na sagot ni Elsie. Next customer, please. Nalungkot naman si Harold pero hindi nawala ng pag-asa. Ganyan ka ba mag-cheat ng customers mo? Binili ko na nga lahat ng paninda mo eh. Singal pa na sabi ni Harold kay Elsie. Oh? So since nabili mo na lahat ng binibenta ko, edi makakaalis ka na. Kasi meron pa mga taong gustong umorder sa akin, no? I need to meet them for their preferences. Wala nang nagawa pa si Harold kung hindi ang tumabi at hayaan na lamang ang dalagang mag-entertain ng iba pang customers. Elsie was not in the mood for love. Wala din kasi yan sa utak niya kasi ang goal naman niya ay talagang makapagtapos at makatulong sa kanyang mga magulang oras na makatapos na siya ng kanyang pag-aaral. Kaya kahit gaano pa kagwapo ang kausap kay Elise ay talagang wala pa rin itong epekto sa kanya. Napaka-goal-oriented ni Elise, but she can never deny the fact na gwapong-gwapo nga naman talaga si Harold, yung parang makahulog panty na sa kagwapuhan. Pilit na iniiwas na Elise ang sarili sa tentasyon ng pag-ibig, ngunit tila atatadhana na ang naglalapit sa kanilang dalawa ni Harold, dahil sa dinami-dami ba naman ng estudyante sa university na yon, ay talagang nag-cruise din ang landas nala ni Elsie. Nagsimula na ang second semester. And as usual, Elsie was excited to go back sa school at laging punctual si Elsie. Ayaw niyang nalulate dahil nga sa achiever din siya kaya masyado niya rin ginagalingan ang performance niya sa bawat subject. She was about to enter her most awaited subject na ito, Psych 101, Intro to Psychology. 15 minutes before the class starts ay nakarating na si Elsie. She was the first to arrive. Hindi naman masyadong halatang excited ito sa pwede niyang matutunan sa subject na ito. The teacher arrived just on time kaya wala na itong sinayang panaoras at inumpisahan na agad ang kanyang klase. About 5 minutes since nag-umpisa ang klase ay may nagmamadaling lalaki na makapasok sa subject na ito. It was Harold. Hingal na dumating si Harold. This is Harold's second take sa subject na ito. Harold? It's you again. Late ka pa rin? Bungad na tanong ni Mrs. Morata. Natawa ang buong klase when Harold was humiliated kaya napakamot na lamang ito sa kanyang ulo at naghanap ng pwedeng mauupuan. Sarcastically, Elsie smiled out of inis. Hey you, gentleman in front. You, yung katabi ni Miss Elsie. I want you to stay in the back and let Mr. Ternate sit here in front. I no longer want to see you next year, kaya umupo ka na dito. Para hindi ka na ulit ng subject. Kawawa naman ang mga magulang mong nagbabayad ng tuition mo. Sabi pa ni Mrs. Morata. Elsie felt irritated dahil ayaw niya makatabi ang lalaking yon. She remembered how annoying he was during their intramurals. Talagang nagmark kay Elsie ang kakulitan niya, kaya ayaw nang tumabi pa ni Elsie sa kanya.
But since ang teacher naman ang nag-assign na umupo siya beside Elsie, wala na ito nagawa pa kundi hayaan na lamang ito na umupo sa gilid niya. Harold greeted her joyfully. "Hey, Elsie! It's good to see you again." Hindi na sumagot sa Elsie at tinarayan lamang niya ito. But annoying as he is, patuloy pa rin ito nagsalita kahit pa tinalikuran na siya ni Elsie. "Classmates pala tayo ngayon?" tanong ni Harold. "Hindi ba obvious?" sagot naman ni Elsie. "Alam mo, huwag mo na akong sumitan. Makamamaya, ma-inlove ka sa akin. Alam mo naman yung saying, di ba? The more you hate, the more you love." "Sorry ah, hindi ako naniniwala sa ganyan. Para kasi sa akin, the more you hate, you will continue to hate." Sagot naman ni Elsie. The days continued at palagi na rin pinapakitaan ni Harold si Elsie na maganda. But Elsie hates it the most. Halos parang aso at pusa na nga silang dalawa kung mag-away sila eh. Yung araw-araw na pagsusuplada ni Elsie ay parang musika na lamang sa tenga ni Harold. Nasanay na nga siya at mas natutuwa pa ito kung nakikita niya ang inis na inis si Elsie sa kanya. Nanotice na nga ng lahat ang pag-aaway ni na Harold at Elsie. Maging ang teacher nila ay nakapansin na rin ang kanilang hidwaan. Kaya na minsan kinailangan na nilang gumawa ng group project ay pinagsama na sila ng kanyang teacher sa isang team. "Class, magkakaroon tayo ng group activity. Ang magiging grado ninyo ay nakadepende sa effort ng inyong grupo. Matuto kayong makibagay sa mga groupmates ninyo. Delegate the task para hindi ito maging one-man rule. Kayo, Elsie, Harold, Geneva, and Anthony ang magkagrupo." Professor Marata grouped the class into four para makapag-work ang lahat. The group project requires everyone na mag-express ang kanyang work of art nang sa ganon ay ma-explore nilang lahat ang kanilang mga skills. Part of the goal ni Prof ay ang matuto ang bawat isa sa kanyang klase na mag-relate sa iba't ibang ugali ng bawat tao na nakakasalamuha nila to be able to control their behavior with each other's way of coping. Harold was extremely happy dahil nadinig ang hiling niya. Elsie did not have any idea na kinuusap ni Harold si Professor Morata para lamang magkasama sila sa iisang grupo. Prof Morata got so irritated with Harold back then. Para kasing wala itong pakialam sa kanyang pag-aaral. Pero nag-ibang ihip ng hangin ngayon. And since it's Professor Morata's last year of teaching, she chose to encourage and motivate Harold. Kaya nung lumapit si Harold and ask Professor Morata na iisang group lang silang dalawa ni Elise, ay pumayag na rin si Prof, provided na this time, talagang ipapasa niya na ang kanyang subject. Hindi naman kasi bobo si Harold. In fact, he's smart. Kaya lang eh, hindi ito nagfo-focus sa kanyang pag-aaral. When Prof Morata announced the groupings, Harold could not contain the joy he felt. Kaya agad niya nang nilapitan si Elsie and told her excitedly, "Elsie, groupmates tayo!" Masayang sabi ni Harold kay Elsie. "As if naman may choice ako, no? Siyempre wala akong choice, kaya sige na lang." Sagot naman ni Elsie. "Huwag ka nang masungit sa akin. Ito, masarap na siopaw to. Isa sa'yo." "Huwag na, no? Baka mamaya may lason pa yan." "Uy, hindi naman ako ganyan. Gayo mo lang meron dyan. Walang lason." Pang-aasar pa sa dalaga. Narinig naman ng groupmates ni Elsie ang sinabi ni Harold kaya pinatakti na naman sila ng tukso. Dahil sa tuksong yun ay mas lalo pang nainis si Elsie. "Naku, ang dami mong alam. Umupo ka na nga para makapagplano na tayo ng gagawin natin. Yan, ang dami mo kasing alam eh kaya take two na tuloy itong subject mo na to. Ay, naku." Professor let them in the room at nagplano na nga ang lahat. Halos gabi na nang matapos ang kanilang klase. May sariling CR ang room na yon. After their class ay nag-CR muna si Elsie dahil ihing-ihi na ito before pa matapos ang klase nila. Usually malayo ang nilalakad ni Elsie dahil malayo ang sakayan ng jeep papunta sa kanila. Kaya minabuti niyo munang gawin ang mga necessities niya bago pa man siya umuwi. Wala pa namang CR na madadaanan sa pupuntahan niya. Umalis ang mga kagrupo nilang lahat pero hindi na muna umalis si Harold dahil inaantay niya pang makalabas ng CR si Elsie.
Bigla na lamang nag-brown out at naging sobrang dilim na ng classroom. Masyadong maliit ang bintana ng room na yon na located malapit sa ceiling ng room. Air-conditioned din ang room na yon kaya close talaga siya. Bigla naman napasigaw si Elsie sa loob ng CR. Elsie has claustrophobia. Patatakot ito sa dilim at small spaces. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagsigaw. Agad na tinungo ni Harold ang CR. Alalang-alala si Harold dahil akala niya ay naslide na si Elsie sa CR. Elsie? Nag-aalala ang pagtawag ni Harold kay Elsie. At dito na nga nagtatapos ang ating unang kabanata. Elsie, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Agad namang kinabahan si Elsie sa kanyang narinig mula kay Harold. Magtatapat na kaya ito ng nararamdaman niya? Kabadong-kabado si Elsie sa kung ano man ang isasawalat sa kanya ni Harold. Ano yun? Ano kasi? Elsie? Rinig ni Harold ang bigla ang paghagulhol ni Elsie. Elsie, what's wrong? Napano ka dyan? Can I come in? Hindi na sumasagot si Elsie. Basta ito'y umiiyak na lamang kaya minabuti na ni Harold na pasukin si Elsie sa CR. Pagkapasok ay pitch black ang CR. Wala kang maaaninag na kahit na anong ilaw galing sa labas. Sinunda na lamang ni Harold ang tinig ni Elsie at hinawakan niya ito. Tinulungan niyang tumayo at inakay sa labas ng CR. Pinaupo niya si Elsie sa isang armchair sa tabi ng pinto ng CR. Napano ka? Tahan ka na muna. Ramdam ni Harold ang kaba at takot sa boses ni Elsie. Mas lalo pa nitong naramdaman ang kaba ni Elsie nang mahawakan niya ang mga kamay nitong nanginginig. Ayoko na ganitong lugar. Kinakabahang tugon ni Elsie. Huwag ka mag-alala, Elsie. Andito lang ako. Mukhang nalock na yung mga rooms kanina eh. Hindi ko nabantayan yung mga janitor na nag-close na ng rooms. Niyakap ni Harold si Elsie, making sure that she feels comforted by Harold's presence. Wala na nagawa pa si Elsie. Hindi niya mawari ang takot na nadarama kaya hinayaan na lamang niyang yakapin siya ni Harold nang sa ganon ay tuluyan ang mawala ang panginginig ng kanyang katawan. Matagal na nawala ang kaba sa dibdib ni Elsie. You'll be fine, Elsie. Andito lang ako. Niyayakap ng mahigpit si Elsie at malambing na sinasabi ito ni Harold. Hindi kita iiwan. Naiintindihan ko yung mararamdaman mo. May mga fears din naman kasi ako. Hindi nga lang katulad ng sayo pero meron din akong kinakatakutan. Sinamahan nga ni Harold si Elsie at hindi iniwan ang tabi nito. The whole time ay nakayakap lamang ito sa kanyang bewang habang nagtatawag naman si Harold ng tulong. Nagbabaka sakali itong dumaan sa labas at marinig na may tao sa loob ng room. After a few hours ay may nagbukas nga na room kung saan na-stuck si na Harold at Elsie. Hindi na nagtaray pa si Elsie nang bumalik na ang kuryente at nabuksan na ang room. Kanina po ba kayo, sir? Sorry, hindi ko po na-check kanina kasi nagmamadali ako eh. Sabi ng janitor. Okay lang po yun, sir. Salamat nga po pala sa pagbukas. Hindi na muna binitawan ni Harold si Elsie. Inilalayan niya ito hanggang sa makalabas na sila ng kanilang campus. Elsie, kaya mo ba na mag-isa? Elsie was trying to compose herself. Oo, kaya ko na. Hindi naman na close room to dito. The groggy si Elsie, pinilit niya pa rin ipakita kay Harold na kaya niyang umuwing mag-isa. Sure, Elsie, hatid na kita. May kotse naman ako eh. Hatid na kita para ma-make sure ko na maayos ka makakarating sa bahay ninyo. Huwag na, Harold. Kaya ko na. Elsie, pwede bang huwag ka nang ma-pride? Kasi hindi ko masisigurado kung safe ka makaka-uwi kung hindi kita ihahatid, okay? For the sake of my own peace of mind, hahatid na kita, okay? Wala nang nagawa pa si Elsie dahil medyo nahihilo pa nga ito. Muli siyang inakbayan at inalalayan ni Harold. This time, hinawakan na ni Harold ang kamay ni Elsie. Elsie felt the perfume of Harold. It was a comforting scent for Elsie. Elsie was so touched sa ginawa ni Harold. Despite her being mean kay Harold, ay mas pinili niya pa rin bantayan at i-make sure na makakauwi ng safe si Elsie. Such an impressive man indeed. The next day, Elsie went to a school na may dala-dala itong sandwich and chow fun rice na personal niyang prepare para kay Harold. Bigla namang nag-iba ang mood ni Elsie kay Harold.
hindi niya na ito sinusungitan muli. And she personally looked for Harold kung saan ang klase niya sa oras na yon. And she found him. Agad niyang binigay ang sandwich. Harold na naman, on the other hand, ay hindi na inaasar pa ni Elsie. "Uy, Elsie, kamusta ka na? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi?" tanong ni Harold. "Okay lang naman ako, Harold. Thanks for asking. Siya nga pala. May ginawa akong sandwich. Kung sakaling hindi ka pa nagbe-breakfast, may prepare din akong chow fun fried rice at siomay. Pagpasensyahan mo na yan, ha? Yan lang kasing kinaya ko, eh." "Uy, thank you, Elsie. Magkano ba to?" tanong ni Harold. "Eh, hindi ko binibenta yan. Ninada ko talaga yan para sa'yo. Pasasalamat ko na rin sa ginawa mo para sa akin kagabi, Harold." Sagot naman ni Elsie. "Nako, hindi mo naman kailangan gawin to. Hindi naman ako humingi ng kapalit sa ginawa ko sa'yo kagabi, eh." "Hayaan mo na, Harold. Basta ginawa ko yan para sa'yo. Sana magustuhan mo yan at sana masarapan ka." "Nako, syempre naman. For sure masarap to," sagot ni Harold. Napangiti si Harold sa ginawang gesture ni Elsie. "Elsie? Hmm? Balik na muna ako sa loob kasi may klase pa ako, eh. Baka kasi mag-quiz agad si Sir. Mamaya eh, mabagsak na naman ako. Pa naman ako sa math." "Nako, math ba? Madali lang naman ang math, eh. Magaling ako dyan. Kung gusto mo, i-tutor pa kita para hindi ka na mabagsak sa subject na yan." "Sige ba? Pwedeng-pwede. Magkano ba?" "Uy, ito naman. Tingin mo lahat ng inaalok ko sa'yo may bayad, ah. Hindi naman ako ganun." Sige. Aba, hindi ako hihindi. Lalo pa libre yan." "Sige, Elsie. Usap na lang tayo mamaya sa side class. Salamat nga pala dito, ah." Pumasok na nga si Harold sa kanyang algebra class. Inspired at kitang-kita ang kakaibang glow sa kanyang mukha. During their side class ay may maaga na rin dumating si Harold. Hindi na ito na late pa sa kanyang psych class. Tinutukso nga rin siya ng kanyang prof na hindi na nga siguro ito mababagsak this time dahil mukhang inspired na inspired itong pumasok at makinig. Elsie also appreciated him and they finally exchanged numbers dahil kailangan nilang mag-communicate para sa pangakong tutorial ni Elsie kay Harold. Hindi na rin gaanong mabarkada si Harold. Tunay ngang nag-iiba ang timpla ng taong in love. Palagi na siyang nakikita ng kanyang mga kabarkada sa library na nagsastudy at minsan kasabay niya pa si Elsie na nag-aaral sa loob ng library. "Pare, hindi ka na yata sumasabay sa amin, ah. Ibang-iba ka na ngayon, na." Tahimik lamang na nakikinig si Elsie sa kanilang usapan pero sa loob-loob nito ay tuwang-tuwa ito na nagbago na ang bahagya si Harold. Hindi na rin siya masyadong inaasar ni Harold tuwing sila ay magkasama. "Lino! Pasensya na kayo, pare, ha. Medyo lalo muna ako kasi kailangan ko pang maipasa mga subjects ko ngayon, eh. Mahirap na kasi bumagsak ulit. Mamaya madelay na naman ako matapos pag ganito ako lagi." "O siya, sige. Mukhang nag-iba na rin kasi ang barkada mo, pare, eh." Bahagya namang nakatingin kay Elsie si Lino. "Hindi naman, si Elsie kasi yan. Siya kasi nag-tutor sa akin sa mga subjects ko." "Aba, magandang tutor mo, pare, ha? Kaya pala mukhang inspired na inspired ka mag-aral, ha." "Nga pala, Elsie, si Lino. Kabarkada ko." Pagpapakilala ni Harold. "Hi." Matipid na bati naman ni Elsie. Umalis na nga si Lino at naiwan na lamang sina Elsie at Harold sa table sa loob ng library. Pinagpatuloy na ni Elsie ang pag-tutor kay Harold. "Dapat ganyan ang gawin mo para maintindihan mo," sinabi ni Elsie kay Harold. "Nako, ang dali lang pala nito, no?" Nakangiti namang sagot ni Harold. "Alam mo, hirap na hirap talaga akong intindihin to. Salamat na lang talaga sa tulong mo, Elsie. Hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa'yo." Ngumiti naman si Elsie. "Nako, walang anuman. Wala naman kasing mahirap, basta nag-aaral lang. At saka mag-focus ka rin, ano? Ang dami na rin nating resources ngayon, kaya it's a matter of research lang talaga. At makukuha mo rin ang diskarte dyan." Naging mas madalas pa nga ang pagkikita ni na Elsie at Harold. Minsan pa nga ay tumutulong na rin si Harold sa pagbebenta ni Elsie ng kung ano-ano. Ang bawat oras na magkasama sila ay tumatatak sa kanilang memorya at nagdudulot ito ng sobrang saya sa kanilang mga puso.
At dahil nga sa magandang emosyon na nabibigay sa kanila ng kanilang pagsasama, ay unti-unti na rin silang nagkakagusto sa isa't isa. Nagkakadevelopan na nga silang dalawa. Pilit lamang itong dinedenay ni Elsie, ngunit kitang-kita ito sa kanyang galaw. Minsang hindi niya makasama si Harold ay panay na ang paghanap niya kay Harold. Para bang hindi na kompleto ang kanyang araw na hindi sila nagkikita ang dalawa. Minsan ay nagiging mas matapang si Harold para ayain si Elsie na mamasyal. Elsie, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Agad namang kinabahan si Elsie sa kanyang narinig mula kay Harold. Magtatapat na kaya ito ng nararamdaman niya? Kabadong-kabado si Elsie sa kung ano man na isigsiwalat sa kanya ni Harold. Ano yun? Kunwaring hindi namang kinakabahang sagot ni Elsie. Ano kasi? May gagawin ka ba bukas? O may klase ka ba? Tanong ni Harold. Bukas? Meron eh. Pero isang subject lang naman ako tuwing Saturday. Okay. So bakante ka ba after that o magbibenta ka pa? Wala akong binibenta pag weekends pero usually ay nagpupunta ako ng simbahan. Tumutulong din ako sa mga gawain sa kapilya. Okay. Ang dami nang tumatakbo sa utak ni Elsie. Ano ba kasi itong sasabihin ng taong to? Ba't naman ako binibitin? At finally, sinabi na nga ni Harold. Elsie, ano kasi? Gusto ka ta? Nauutal ito. Gusto sana kitang yayain na magsine bukas? Movie sana. May magandang palabas kasi ngayon eh. Baka kako gusto mo namang malibang kahit minsan. Alam mo yon para mag-enjoy ka naman. Akala ni Elsie ay kung ano na ang sasabihin nito. Kaya napahinga na lamang ito ng malalim at sinabing, "Ay sus, akala ko naman kung anong sasabihin mo. Yun lang pala." Nagko-context clue naman sa gesture ni Elsie si Harold. Kung anong sasabihin, bakit may ine-expect ka pa bang iba? I mean like, na iba yung sasabihin ko? Tinatry niyang mahuli si Elsie dahil gusto niyang talaga magtapat kaso lang ay nagdadalawang isip pa siya dahil baka muling sungitan siya ni Elsie at iwasan na naman siya kung sakaling sabihin niya ang totoong nararamdaman nito. Agad naman binawi ni Elsie ang sinabi. Wala naman. Sige, sabay ako sa'yo. Magkano ba yung sine? No, my treat. Kasi pasalamat ko rin sa'yo kasi hindi ka napagod mag-tutor sa akin. Yun lang? Nabulalas ni Elsie. Yun lang? Ha? Wala, I mean, yun lang. Yun lang sasabihin ko na okay, sige. Treat mo ko sa sinihan. Agad nang umalis si Elsie dahil hindi na siya mapakali sa kanyang nararamdaman at parang nahiyan na rin siyang bigla dahil talagang inaakala niyang magtatapat si Harold ng kanyang mararamdaman para sa kanya. Dahil sa panahong yon ay gano'n na nga rin ang kanyang nararamdaman para kay Harold. Kaya after that invitation ay agad na pinuntahan ni Elsie si Micaela, ang kanyang best friend. Mika! Bigla nitong binuksan ang pintuan ng kanyang kwarto nang walang paalam at katok. Uy, sira ulo ka! Nagugulat ka naman eh! Best friend! Nahiga na agad ito sa kama ni Mika. O bakit? May problema ka ba? Tanong ni Micaela. Wala naman, kaya lang kasi. Akala ko may gusto na sa akin si Harold eh. Wala naman pala. Eh bakit pa kasi? Bakit para namang mamamatay kung hindi ka naman niya gusto? Hindi naman, kaya lang alam mo yon. Nakakahiya kasi sa kanya kasi parang feeling ko, nag-i-expect ako na sasabihin niya sa akin gusto niya ako. Nakakahiya kaya yun. Kasi naman, ba't ka naman kasi pa obvious? Kaninong kasalanan yun ngayon? Sa akin, ay nako. Kaya nga, tapos na yun, huwag mo nang imind, masisira lang ulo mo. Kasi naman, Elsie, hindi naman manghuhula ang mga lalaki, ganyan lang talaga sila. Tsaka, baka kasi nahihiya rin siya sa'yo. Alam mo yun, mas mabuti pang kunin mo na lang lahat ng expectation mo tungkol sa kanya dyan sa utak mo. Masisira lang ang ulo mo sa kakaisip niya, hayaan mo na yun. Let it happen kung talagang para nga kayo sa isa't isa. Pero huwag ka na lang umasa. Ganun ba yun?
Oo, ganun lang naman para hindi ka na ma-depress-depressan dyan. Tinanggap at ginawa na nga lang agad ni Elsie ang suggestion ni Micaela nang sa ganun ay makaiwas ito sa sakit at sama ng loob. Sumama na rin si Elsie kay Harold. Medyo awkward na nga para sa kanya ang moment dahil pilit niyang inaalis sa kanyang utak na maaari ngang may gusto sa kanya si Harold. Ngunit habang magkasama sila ay hindi naaalis sa kanyang utak ang maaaring nararamdaman ni Harold dahil masyado din naman obvious ang mga galaw ni Harold. Elsie expected na may kasama silang iba pag nanood sila ng sine. Pero laking gulat niya na makarating sila sa mall ay sila lamang dalawa ang nakatakdang mamasyal. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. May naglagay ng isang maliit na banner sa mismong upuan ni Harold at birthday cake na maliit. Na makapasok si Harold at ang kanyang mga kaklase, na puno ang room ng ingay ng tuksuhan. Uy, ang sweet naman! Aba-aba, may sweet lover ng matinik nating kaklase ah! Kanino to galing? Tanong ni Harold. Uy, akala ko ba sasabay tayo sa mga barkada mo? Pilit na nilalabanan ang kanyang utak. Hindi. Ano eh? Nauutal na nagsisinungaling para hindi man masyadong obvious si Harold. Sinabihan ko naman sila kaso daw eh, busy yung iba. Yung iba naman walang pera. Ah, ganun ba? Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong nila ang isa sa mga kaibigan ni Harold, si Arthur. Hoy, Harold! Di ka nagyayaya ngayon ah. Kaya pala hindi ka na sumasama sa mga gala natin kasi marunong ka na palang makipag-date. Bati sa kanya ni Arthur. Ano ka ba, huwag kang maingay? Sabi naman ni Harold. Napangiti na lamang si Elsie dahil rinig na rinig niya ang sinabi ni Arthur kay Harold. Mukhang masyado na nga itong obvious para kay Elsie. Hinayaan na lamang ni Elsie si Harold pero unti-unti niya itong tinutukso. Busy pa sila, ha? Napakamot naman ng ulo si Harold. Oo, yung iba kasi ganun ang sagot sa akin eh. Ngumiti na lamang si Elsie at bumili na lang ito ng popcorn bago sila pumasok sa sinehan. Ako na dapat bibili niyan. Wag na, no? May pera naman ako dito eh. Eh kasi nga, di ba? Dapat treat ko to? Hayaan mo na. Iginiya na lang ni Harold si Elsie sa loob ng sinihan. At habang naghahanap sila ng upuan, ay hinawakan na lamang niya ang kamay ni Elsie dahil madilim na rin sa loob ng sinihan. Hindi na rin na pumapalagpas si Elsie dahil kailangan niya naman ng pag-guide ni Harold sa kanya. Weakness na nga ang madilim na lugar kaya hindi na rin siya pumalagpa. But when Harold held her hand, ibang-iba na ang nararamdaman ni Elsie. She felt the sense of security and she felt loved and desired for the first time. The sensation seemed so right at napakasarap na hindi naiisip pa ang kanyang mga iniiwasan. The movie was a love story. Sa mga scenes na naglalambingan ang mga bida, ay ramdam din nila ang desire na lambingin ang isa't isa. Hindi na nila naramdaman na hindi na pala sila naghiwalay pa ng kanilang mga kamay sa buong duration ng movie. Nadala na sila ng kanilang mga emosyon. Hinayaan na lang din nila ang kanilang nararamdaman hanggang sa mga magtinginan na nga sila sa mata sa mata. At para bang may kung anong nagtulak sa kanilang dalawa at bigla na lamang nilapit ni Harold ang kanyang mukha kay Elsie. At hinalikan nito sa kanyang labi. Si Elsie naman ay para bagang nanigas at na-paralyze ang katawan na hindi na ito umilagpas sa banta ng binata. Hinayaan na lamang nilang dalawa ang pangunahan sila ng kanilang mga emosyon. Matapos ang halik na yon ay bigla namang nakadama ng hiya si Elsie. Harold, sorry. Sorry saan? Basta sorry. Agad na tumayo naman si Elsie at tumakbo palabas ng sinihan. Sinundan naman kaagad siya ni Harold at nang maabutan siya ni Harold ay agad itong hinila ang kamay at nilapit ang kanyang katawan sa dalaga. Niyakap siya ni Harold ng mahigpit. What's wrong, Elsie? Hindi ka naman dapat mag-sorry eh. I'm sorry. I took advantage of the situation. Sorry, hindi ko sinasadya. Kaya lang, hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko eh. I love you, Elsie. Hindi ko na mapigilan pa ang mararamdaman ko.
I'm sorry. Patawarin mo ako. Hindi na sumagot pa si Elsie. Bagkos ay may sinigpitan pa lamang niya ang yakap sa binata. Walang feeling of inis or that tinitake advantage siya ni Harold. Naging voluntary din kay Elsie ang pagtugon sa halik ni Harold. Ayaw niya namang sabihin kay Harold na ayaw niyang ginawa nito dahil wala namang pag-aalinlangan sa kanyang side na ibinigay niyang matapin sa halik na iyon kay Harold. Nang pauwi na sila ay marahang kinausap ni Harold si Elsie pero hindi naman makasagot si Elsie dahil nag-aaway ang isip niya. She's torn between iwasan si Harold pero mukhang mahal niya na rin ang kaibigan. Over time kasi mas nakilala siya ni Elsie. And Elsie was so happy na kaya naman palang magbago ni Harold. Ginawa ni Harold ang pagbago ng kanyang sarili dahil si Elsie ay nagsisilbing inspirasyon sa kanya. Sa loob-loob kasi ni Elsie ay gusto niya nang sagutin si Harold, ngunit hindi niya ito masabi dahil baka isipin ni Harold na atat din siya kay Harold. Kaya pagdating sa kanilang bahay ay agad na lamang niyang sinabihan si Harold na, Harold, hindi ako galit sa'yo. Kaya lang, hindi pa ako ready sa ganito. Alam mo naman yun, diba? Elsie, wala naman ako ina-expect sa'yo. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita, Elsie. Hindi ko ginawa yun for the sake of tawag ng laman. I really love you. And willing naman ako maghintay. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo na mahal kita. Okay, Harold. Ayaw kitang mawala sa akin, Elsie. Please, huwag mo akong iwasan. Hinawakan ni Elsie ang pisngi ni Harold. At marahing sinabi sa kanya na, I understand, Harold. Don't worry. Hindi naman kita iiwasan. O di kaya ay magtataray na naman sa'yo. Just give me time to think over some things, okay? Hindi naman kita mamadaliin, Elsie. Take your time. Mag-aantay ako sa'yo. Thank you, Harold. Naging masugid nga ang panliligaw ni Harold sa kanya. Never din siyang kinulit ni Harold kung kailan siya sasagutin o namimilit. Hinayaan niyang mag-grow ang kanilang friendship hanggang sa dumating na nga ang araw na hindi na rin makita ni Elsie ang rason kung bakit papatatagalin ang kanilang pag-iibigan. During Harold's birthday ay maaga pang pumunta si Elsie sa kanilang school. Alam niya kung anong unang subject ni Harold kaya maaga pa siyang nag-set up sa mismong room ni Harold. Naglagay siya ng maliit na banner doon sa mismong upuan ni Harold at isang maliit na birthday cake. Nang makapasok si na Harold at ang kanyang mga kaklase, napuno ang room ng ingay at tuksuhan. Uy, ang sweet naman! Aba-aba, may sweet lover ng matinik na kaklase natin ah! Sabi ng mga classmates ni Harold. Kanino to galing? Sus, kunwari ka pa. Siyempre, sa girlfriend mo. Eh, sino na naman ang nabingwit mo, Amboy? Tanong ng isang classmate niya. Wala naman akong girlfriend eh. Di pa naman ako sinasagot ang nililigawan ko. Nang matapos na ang kanilang klase ay nabigla si Harold nang merong isang babaeng naghihintay sa labas na may dalang balloons. Si Elsie pala yun. Nilunok ni Elsie lahat ng hiyang meron siya para magawa ang bagay na yon kay Harold. Hi! Agad na inabot ni Elsie ang balloon kay Harold, sabay bati dito. Wait, don't tell me sa'yo galing yung cake. Tumangu lamang si Elsie habang nakangiti sa harap ni Harold. Nako, hindi mo naman kailangan mag-effort pa eh. Alam mo namang hindi kailangan gawin yun, diba? Gumastos ka pa tuloy. Okay lang yun, ganun naman talaga pag boyfriend mo na ang isang tao, diba? May investment ka rin naman kahit mapae ka, diba? Wait, sabihin mo nga ulit yung sinabi mo. Kunwari naman si Elsie hindi niya naalala ang sinabi niya. Ha? Ang alin? Hinawakan ni Harold ang kamay ni Elsie. Sabihin mo ulit yung sinabi mo. Alin nga doon? Yung cake? Na investment ko? Eh, hindi yun, yung mas nauna pa doon. Anong nauna? Wala naman akong ibang sinabi pa. Pang-aasar pa nito kay Harold. Agad namang hinila ni Harold si Elsie at niyakap ito ng mahigpit. Harold, ano ba? Makita pa tayo ng mga professors dito. Wala akong pake.
Sabihin mo muna sa akin yung sinabi mo bago lang. Wala nga kasi. Sige, hahalikan kita dito. Ah, sige na, bitawan mo na muna ako. Binitawan agad ni Harold si Elsie at hinawakan naman ni Elsie ang kanyang kamay at mga cheeks ni Harold sabay sabing. Nang sabi ko kanina, ganun naman kasi talaga ang ginagawa pag boyfriend mo na ang isang tao. Mag-e-effort ka naman talaga para maging masaya sila. Di ba? Para maging masaya ka. Boyfriend? Ako? So, halos mapunit na nga ang bibig sa ngiti. Tayo na? Boyfriend mo na ako? Tayo na? Ay, nako, ang hina naman. Mahina ba talagang pick up ng signal ng radar mo? Talaga? Yay! Nagtatatalon si Harold sa hallway kung saan sila nakatayo ni Elsie. Kami na! Yay! Kami na ni Elsie! Tumahimik ka nga muna, ang ingay mo! Happy birthday, babe! Thank you, baby ko! Muli niya niyakap si Elsie at hinalikan agad ito sa kanyang mga labi. Legal na to, diba? Tumangon naman si Elsie at nag-celebrate nga sila kasama ang ilan sa kanilang mga matatalik na kaibigan. Over time ay mas naging matibay pa ang relasyon ni Elsie at Harold. Patuloy rin ang pag-angat ni Harold sa kanyang studies. From baksak na grades hanggang sa maipasan niya lahat ito, nung patapos na nga siya ng kanyang pre-med, ay naging Dean's Lister pa ito. Nung patapos na si Harold ay nag-decide na silang dalawa ni Elsie to meet both their parents at mailatag na rin nila ang mga plano nila sa future. Halos lahat pa nga ng plano nilang dalawa ay involved talaga ang isa't isa. Hindi sila nagplano na hindi alam ng isa sa kanila. They built their lives together. Halos kasal na nga rin talaga ang kulang sa kanilang dalawa. Pero hindi na muna nila yung dinawa dahil may mga pangarap pa silang dalawa para sa kanilang mga careers. Though si Harold ay gusto nang pakasalan si Elsie, Elsie has to save her family from poverty pa. Kaya nagsisikap si Elsie na rin na may iahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Meeting the parents. Masayahin sina Elsie at ang kanyang pamilya. Bagamat hindi nabibiyaan ng marangyang buhay, ay napakaganda naman ang kanilang relasyong magpamilya. Lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay masayahin at mas laging pinipiling maging masaya kesa palaging mamroblema. Kung ano din ang problema dumarating sa kanila ay sama-sama din nilang sinusolusyonan. Nag-abisa na nga si Elsie na ipapakilala niya ang kanyang boyfriend sa kanila. Nay, tay, ito na si Harold, boyfriend ko po. Agad na nagmano naman si Harold kay Nanay Eva. Ay, hello, Harold! Abay, napakagwapo naman pala nitong batang ito, oh. Ikaw ba ay may lahing Amerikano, iho? Ay, opo. Yun pong tatay ko ay Amerikano. Aba, talaga ba? Ay, nako. Mabuti naman at marunong kang magtagalog, ano? Kung sakali, ay, nako. Hindi mo ako makakausap. Pabirong sabi naman ni Nanay Eva. Harold, salamat sa pagpunta mo dito sa aming munting bahay, ha? Natutuwa ako na formal mo nang tinatrato ang anak ko. Alam mo bang marami-rami na rin kaming alam tungkol sa'yo? Paano ba naman ay lagi ka namin pinagkukwentuhan dito? Ayan kasing si Elsie ay lagi na lamang Harold ang laman ng bibig. Oo nga, natutuwa kami sa'yo. Buti at sa wakas ay napunta ka na dito sa aming bahay. Salamat ha, tinalagaan mo si Elsie namin. Natuwa din naman ako kasi hindi mo inaabuso ang aming breadwinner. Nako, tuwang-tuwa kami na magka-boyfriend ito. E paano, hindi na siya masungit dito sa bahay. Aba, dati napakasungit nito. Pag-ibig lang naman palang makakakuha ng sumpa. Sabi pa ng kanyang tatay Boneng. Nagtawa na ng buong pamilya ni Elsie at ganoon na rin si Harold. Ang saya po dito sa bahay niyo, no? Nako, alam mo kuya, walang araw dito sa bahay namin na malungkot. Ewan ko, baka kasi magluksa ang langit kung hindi kami magtawanan dito sa bahay namin eh. Sabi pa ni Sabrina. Eh bakit niyo ba pinapatayo si Harold dyan? Kanina pa nakatayo yung tao ah. Upo ka dito Harold, dali ka.
Alam mo kasi, walang araw na hindi ka namin na pagkukwentuhan dito. Kasi naman yung si Elsie, puro na lang talaga Harold ang laman ng bunganga. Kaya nga ba excited din kaming makita ka kasi bidang-bida ka na dito sa bahay namin eh. Sabi pa ni William. Uy, hindi totoo yan ha. Mamaya, lalapad yung atay ni Harold sa mga pinagsasasabi niyo. Baka akalain niya totoo. Sagot naman ni Elsie. Bakit, hindi ba? Natahimik naman ang bahagya si Elsie at patawang sumagot ng slight, sabay tawa ng malakas. Natatawang namamasid naman ni Harold ang pamilya ni Elsie. Salamat po kuya. Nako, alam niyo parang tumataba nga talagang atay ko sa lahat ng sinasabi niyo. Grabe pala yung pagka-inlove mo sa akin, baby ha? Sabi pa ni Harold. Baby? Sabi naman ni William at Sabrina. Ayy, baby ko! Tinabihan na lamang ni Elsie ang nobyo dahil hindi na nga tumigil ang mga kapatid niya kakatukso sa kanya. Palihim na nagbulungan ang dalawa. Babe, ang saya naman ng pamilya mo. Nako, ang kukulit ng mga yan. Huwag mo nang pansinin, tsaka huwag ka na masyadong nagpapapaniwala sa kanila, okay? Asus, deny ka pa. Eh, sobrang in love mo naman talaga sa akin eh. Uy, kapala. Bakit, hindi ba? Inaya na nga ni Nanay Eva ang lahat para maghapunan. Nag-prepare ng simpleng gulay na pakbet si Nanay Eva para kay Harold. Nako Harold, kumakain ka ba ng gulay? Mamaya hindi ka pa pala kumakain ng ganito. Nako tita, paborito ko po yan. Si Elsie ho kasi dinadala niya ho ako ng mga luto mo kaya sarap na sarap po ako basta gulay po. Nako, bolero ka din ano? Hindi naman po tita. Habang kumakain ay kinakausap ni Tatay Boning si Harold. Harold, bilang tatay ni Elsie, gusto kong sabihin sa'yo na. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Babe, baka may binili lang si Mama. Antayin na lang natin, ha? No problem, babe. Medyo kinakabahan ako, babe. Magugustuhan kaya ako ng mommy mo? Tanong ni Elsie kay Harold. Oo naman, ikaw pa ba? Eh ako nga, gustong gusto kita eh. Siya pa kaya? Harold, bilang tatay ni Elsie, gusto ko lang sabihin sa'yo. Alagaan mo ang anak ko, ha? Alam mo naman na hindi rin kami bata na ng nanay Eva mo. Masaya kami na ikaw ang naging nobyo ng anak namin. At kita ko naman kung paano mo rin inaalagaan at nire-respeto si Elsie, kaya tiwala din ako na magiging mabuting asawa ka sa kanya pagdating ng panahon. Si tatay naman, asawa ka agad. Na hindi pa nga ako nakakapag-graduate eh. Eh, dun din naman tayo patungo. Diba, Tatay Boning? Bilib talaga ako sa'yo, Harold. First base na kaagad. Tatay na kaagad kay Tatay Boning? Huwag na, tito. Sabi pa ni William. Ay, syempre naman. Bakit saan ba papunta ang pagiging magsing-irog ninyo? Hindi ba't kasalang din naman yan pupunta? Maliban na lang kung iiwan mo ang anak ko, Harold. Nako, tatay, imposible po yan. Wala na po akong ibang babaeng pinapangarap kundi ang anak ninyo lamang po, tay. Napuno naman ng tuksuhan ang hapag ni na Elsie. Tama naman ang ganyan, Harold, anak. At huwag kakalimutan si Elsie sa mga plano mo sa kinabukasan, ha? Tandaan ninyo na ang matibay na pundasyon ng pag-aasawa ay kung paano ninyo nire-respeto at minamahal ang isa't isa ngayon. Nagtuloy-tuloy na nga rin ang seryosong usapan ni Tatay Boning at Nanay Eva. Madalas bang magtampo itong si Elsie, Harold? Tanong ni Boning. Ay, nako, opo, tay. Eh, minsan hindi ko nga ho nasagot ang tawag niya sa akin. Abay, parang mag-World War II na ata. Simple lang naman yung tampuhan na yan, iho. Sa mga tampuhan ninyo, huwag mong kakalimutang makinig kay Elsie, ha? Minsan, mas mahalagang kapayapaan kesa sa pride. At nako, pag hindi ka nakinig sa kanila, outside the kulambukan yan. Hindi ka makaka-score niyan. Manang-mana yan sa Nanay Eva mo. Matapang na, mataray pa. Nako, tay, sinusuyo ko na nga ako ng mabuti sa tuwing nakakagawa ako ng kasalanan eh. Eh madalas, kahit wala naman akong ginagawang kasalanan eh, lalabas pa rin kasalanan ko, tay. Kaya sorry na lang din ako para wala nang gulo.
ano yan, ha? Tandaan mo yung sinasabi ni tatay, ha? Makinig ka palagi sa akin. Pag ikaw hindi nakinig sa akin, ay nako. O tay, kita niyo po ba yon? Umaandar na, oh. Pero nay, tay, seryoso po ako kay Elsie. Pangako, gagawin ko po ang lahat para lagi mapasaya si Elsie. Nako tay, matagal po akong nanligaw sa kanya. Hindi po ako papayag na sa isang mali lang na ay mawala siya sa akin. Aba, pinaghirapan ko pong maangkin ang matamis niyong oo, ha? Napakaswerte namin at napili ka ni Elsie Harold. Mahalaga ay kayong dalawa. Basta kahit na anong mangyari, dapat palagi niyong kakamping isa't isa, okay? Sabi pa ni Nanay Eva, sakaling magka-problema man kayo, huwag na huwag kayong magdadalawang isip na lumapit sa amin. Minsan sa relasyon, kailangan nyo ring makinig sa mga mas nakakatanda sa inyo. Mainam na makinig kayo sa mga advice ang mas may karanasan kesa sa inyo. Naging sobrang saya nga ng kanilang gabi nang finally, makilala na ng pamilya ni Elsie ang kanyang pinakamamahal na Harold. Pagkasunod na araw, it was Harold's turn to introduce her sa kanyang mama. Divorce naman ang mama at papa ni Harold. Pinalaki siya ng kanyang single mom na si Marisa kaya andito na sila sa Pilipinas dahil mas pinili ng papa niya na maghiwalay silang dalawa ng mommy ni Harold. A week before the meet the parents sa ganap ng magnobyo, Harold's application for Pennsylvania College arrived. Si Mommy Marisa ang may gusto nitong scholarship na ito. Medyo toxic din ang attitude ni Marisa kaya hindi po may permis si Harold sa kanilang bahay. Madalas itong lumalabas at nasa bahay ng kanyang barkada dahil naiingayan ito sa kanyang Mommy Marisa. At since nag-divorce na nga si Marisa at ang daddy ni Harold, naging masyado ng bitter ang mommy ni Harold. She would want Harold to run after his dad para bumalik ito sa kanya. And this is so irritating to Harold. Dahil, bakit pa ba dapat habulin ng taong ayaw na nga sa responsibilidad? Harold hates begging for his father's attention. Pero ang mommy ni Harold hindi napapagod sa kakahingi ng atensyon. She would pretend she's sick or magkukwento ng kahit na ano sa family ng kanyang daddy para lamang muli siya nitong lingunin. As to finances, hindi naman gaanong nahihirapan si Mommy Marisa dahil tumupad naman sa usapan ng daddy ni Harold. Hindi naman sila tinitipid nito. Anak, dumating na yung letter mo from Pennsylvania University. Manaman, di ba napag-usapan na natin to? Ayoko nga umalis, ma. Kasi alam ko naman kung bakit mo pinupush tong scholarship na to eh. Si daddy ulit. Ma, pwede ba? 8 years na kayong hiwalay. Palayain mo na siya. Palayain mo na rin ang sarili mo. Hindi ka naman pulubi para manglimos. Hayaan mo na yon, ma. Tinalikuran na nga tayo eh. Hahabulin mo pa ba yon? Once a cheater, always a cheater. Okay, ma? Anak naman, tatay mo pa rin naman siya. Tsaka anak, pag pumasok ka doon, libre rin yung school mo, anak. Kaya sige na. Please. Ma, please. Tama na. You will never convince me. Hindi ko yung gusto at may ibang plano ako sa buhay ko, ma. So please allow me to decide for myself kasi mamatanda na ako. In few months, gagraduate na rin ako ng college. Magtatrabaho na muna ako, ma. Hindi ko naman gusto mag-med school, eh. Anak, mas magiging maayos ang buhay mo kapag naging doktor ka. Isipin mo yon. Check up lang ng check up niyan. Unlimited ng pera mo kapag kaganyan. Ma, ayan ka na naman sa pere. Pwede ba, ma? Tigilan mo na nga yung obsession mo sa mga material na bagay. Kaya ka nagkakaganyan dahil yan sa pagiging materialistic mo. Ma, kahit naman hindi ako maging doktor, magiging maayos naman ang buhay ko eh. Hindi na nakasagot pa si Marisa dahil alam niya kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pagbubunganga ay aalis na si Harold at hindi na muling matutulog sa kanilang bahay. Ma, mabuti pa ipagluto mo na lang ako bukas. Dadaling ko dito sa bahay ang girlfriend ko. Tumaas naman ang kilay ni Marisa. Girlfriend? Anak, kailan ka pa nahilig sa relasyon? Ma, almost 3 years na po kami.
Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil masyado kang preoccupied sa mga pera mo. Maganda yun, ma. Tsaka sobrang bait. At madiskarte pa sa buhay. Alam kong magugustuhan mo siya. Ayaw pa ni Marisa na magka-girlfriend ng kanyang anak habang wala pa itong pinapatunayan sa buhay. Gusto rin niya na talagang may sasabihin siya sa anak niyang si Harold sa kanyang mga choices, lalo na sa mga babae. Marisa felt left out dahil nagdadesisyon na lang ang kanyang anak na siya lang at hindi kinokonsult pa ang wisdom ni Marisa. Palagi rin kasi silang nagka-clash ni Harold kaya mas gusto ni Harold na kasamang ibang tao kaysa sa mama niya. Ma, magluto ka ng masarap ha? Okay, magluluto ako for you, but not for her, okay? Ma naman, matuto naman kayo rumespeto ng choices ko sa buhay ko, ma. I-thankful naman ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. And if confident ka naman sa way mo ng pagpapalaki sa akin, you have to be confident that I can make it in this life, okay? Seemingly convinced, ay napa-agree na rin ni Harold ang mama niya na maganda para sa pag-visit ni Elsie sa kanilang bahay. Meeting Harold's mom. In one typical afternoon sa bahay ni Harold ay dumating si Harold at Elsie sa kanilang bahay. Si Elsie ay may dalang palabok. Pagkapasok nila sa kanilang bahay ay animoy walang tao ang napakalaking bahay. Ma? Pinaupo na muna ni Harold si Elsie sa kanilang sofa at hinanap ang kanyang mommy. Pero wala ito sa kanilang bahay. Babe, baka may binili lang si mama. Antayin na lang natin ha. No problem, babe. Medyo kinakabahan nga ako eh. Magugustuhan niya kaya ako? Oo naman, ikaw pa ba? Eh ako nga, gustong gusto ka't eh. Siya pa kaya? The couple watched a movie na lamang habang nag-aantay sa mommy ni Harold. It's about lunchtime pero hindi pa rin dumarating ang mommy ni Harold. And because Elsie noticed na balisa na rin si Harold, ay minabuti na lang ni Elsie na kausapin ang nobyo. Babe, wala pa ba siya? Wala pa eh. Tsaka hindi rin kasi sumasagot sa tawag ko. Ay, alam naman yun na, darating ka eh. Elsie had a clue already. Ramdam na ni Elsie na parang may hindi maganda nung araw na yon pero pinaliwala lang ito ni Elsie dahil importante din sa kanya na ma-meet niya ang mga taong mahal din ang kanyang nobyo. Babe, magla-lunch na. Magluto na lang kaya tayo para pagdating ng mommy mo ay kakain na lang agad tayo. Eh, kaso hindi ako marunong magluto eh. Sagot ni Harold. Akong bahala, babe. Ano bang meron dyan sa ref niyo? Offer naman ni Elsie. Tinignan nilang dalawang laman ng kanilang ref para makapili si Elsie ng kanyang lulutuin. Nang makakita si Elsie ng hipon ay agad niyang naisip na magluto ng sinigang ni hipon. Sweet na sweet pa nga ang dalawa habang nagluluto si Elsie. Panay ang yakap at paghalik ni Harold kay Elsie. Pilit naman siyang pinipigilan ni Elsie dahil baka mamaya ay maabutan sila ng mommy niyang naghaharutan sa kusina. At hindi nga nagkamali si Elsie. Nang maluto ng pagkain ay nakarating na pala ang kanyang mommy. Nasa kusina na pala ito at tahimik na nakatitig sa kanila habang sila ay naghaharutan sa kusina. Una siyang nakita ni Elsie. Babe, andyan na ang mommy mo. Uy, ma, kanina ka pa ba dyan? Medyo. Nakikita ako mga paglalampungan niya. Siya ba si Elsie? Ah, yes po, ma. Ma, this is Elsie. Nobya ko po. Kamusta, Iha? Okay lang po ako, tita. Kayo po. Inilipag muna ni Marisa ang kanyang mga pinamili. Well, halatang okay ka naman dahil masarap naman ang tawa mo habang niyayakap ka ni Harold. Anyway, okay lang ako. Galing ako ng mall. Nag-grocery na muna ako kasi wala na palang laman ang ref ko. Hindi ko na na-monitor ang mga gawain dito sa kusina lately dahil naging busy na ako. Tsaka wala rin ang mga katulong namin ngayon kasi nagbakasyon sila. Kaya I do all the work here. Ganun po ba, tita? Tita, baka pagod ka na. Alam mo, may niluto na akong pagkain dito. Pinagluto po kita ng sinigang na hipon. Nako, nag-abala ka pa. Alam mo naman na pag nagmumula ko ay kumakain na rin ako doon. Busog ako. Patuloy lamang hinahawakan ni Harold ang kamay ni Elsie habang nagtataray laman ang kanyang mommy kay Elsie. At marahang binubulong-bulungan paminsan-minsan si Elsie na baka pagod lamang si mommy.
Ma, alam mo, kahit humigop ka na lang ng sabaw, masarap pong magluto si Elsie, Ma. Tinignan na lamang ni Elsie ang anak nang pinakausapan niya ito na tumikim ng luto ni Elsie. Nako, actually pagod na ako, Harold. Gusto ko na mahiga. Pero sige, titikman ko para sa'yo. Kinakabahan naman ng sobra si Elsie. Umupo na silang tatlo sa dining table at marahang pinagsilbihan si Harold ang kanyang mommy. Inintay nilang dalawa na tikman ni Marisa ang luto ni Elsie. At nang humigop nga ito ay nagkatingin na lamang sila ni Harold at Elsie. Para bang tumigil ang ikot ng mundo ni Elsie nang humigop na ang mommy ni Harold at nagantay siya ng feedback. Nakatingin naman ngayon si Marisa kay Elsie at Harold. Hindi ko masyadong bet ang sinigang. Alam mo naman na ayaw ko ng maasim, di ba, Harold? Ha? Huh? Paano ayaw, Ma? Ayaw ko ng maasim, Harold. Sige na. Papasok na ako sa kwarto at pagod na ako sa kakalibot sa mall at pagod na rin ako sa pagdadala ng mga pinamili ko. Masyadong mabigat yan. Mag-isa lang ako. Ma naman! Hinawakan na ni Elsie ang kamay ni Harold dahil baka pagalitan niya ang kanyang mommy sa kanyang harapan. Babe, pagod na siguro si tita. Kasi hindi mo pala sinamahan kanina eh. Oo, Elsie. Hindi niya ako sinamahan kanina. Dapat kasi schedule namin tong araw na to para mag-grocery. Eh kaya lang, mas importante ka sa kanya kaya minabuti ko na lang na mag-grocery mag-isa. Kasi kung aantayin ko pa siya, hay nako, magugutom kami dito sa bahay. Eh ayoko pa namang nauubusan ng mga stocks dito sa bahay. Lalo na't madalas ay mag-isa lang ako dito. Ah, tita, sige po, magpahinga na po kayo. Ako na lang po magliligpit nito. Sorry po, tita. You don't need to say sorry, babe. Hayaan mo na si mommy. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Oh, Henry, buti andito ka ngayon. Kaya pala malinis ang kondo eh, kasi andito ka. Ay, ma'am, hindi po ako naglilinis dito. Kada punta ko po dito ay talagang malinis na po itong unit ninyo. Eh, palagi kasi nililinis ito ni Ma'am Elise. Hindi niyo ho iniiwang madumi itong unit eh. Ha? Anong pinagsasabi mo? Andito si Elise? Dito na rin ba nakatira yung babaeng yon? Hayaan mo na si Mommy, babe. You don't have to say sorry. Tumayo na nga kaagad si Marisa at dumiretso na sa kanyang kwarto. Agad namang naramdaman ni Elsie na hindi nga siya gusto ng mommy ni Harold. Pero kahit ganun pa man, ay patuloy na ina-assure ni Harold kay Elsie na kahit ano pang ipinakita ng mommy niya, ay solid pa rin silang dalawa. Kahit na medyo na-insult si Elsie, ay mas pinili niyang intindihin ang mommy ni Harold. Babe, hayaan mo na si tita. Ganyan naman talaga basta pagod eh. Medyo masungit kasi ganun din naman ako. Aba, relate? Hindi na masyadong pina-obvious pa ni Elsie ang kanyang nararamdaman dahil ayaw niya din naman ang away. Ayaw niya rin magalit pa si Harold sa kanyang mama, kaya mas pinili niya na lang na palagpasin ang sitwasyon. Hindi man madali pero alam ni Elsie na tama ang kanyang ginawa. After Elsie's visit ay hindi na nga napigilan ni Harold na kumprontahin nga ang kanyang mommy Marisa. They had heated argument dahil sa asal ng kanyang mommy sa harap ng kanyang nobya. Marisa felt a competition sa atensyon ng anak niya kay Elsie. Sinisisi niya si Elsie na kaya hindi na sumusunod ng kanyang anak sa kanya ay dahil para sa kanya ay masyado ngang binibilog ni Elsie ang utak ng kanyang anak. Marisa has always been extra possessive. Kahit sa daddy niya dati ay ganun din si Marisa. Masyadong nakakasakal ang kanyang ugali. Kaya hindi na nakakatagal pa ang daddy ni Harold sa kanya. Ma, di ba alam mo namang darating kami ni Elsie? Sinadya mo talaga eh. Wala naman tayong regular schedule ng pag-grocery ah. Bakit kailangan mong maging ganon, ma? Anak, napagod lang talaga ako. Tsaka kasi kanina, meron sana akong gustong iluto eh. Eh kulang yung ingredients ko kaya nag-grocery na lang ako. Ma, alam ko nagsisinungaling ka. Ma, mabait naman si Elsie eh. Ang bait ng babaeng yon, ma. Madiskarte at may disiplina. Kaya nga mahal na mahal ko yun, ma. Kaya sana naman respetuhin mo. Sana naman matuto kang mahalin ang taong mahal ko din. Hayaan mo, next time, mabawi ako. Okay?
Maraming beses na trinay ni Marisa na ilabas si Elsie nang silang dalawa lang, pero sa tuwing iniimbitahan niya itong mag-dinner ay nakabuntot palagi si Harold. Harold wants to make sure na hindi naman madyadyahe ang kanyang nobya sa kanyang mommy. Tsaka kilalang kilala ni Harold ang kanyang mommy. He loved Elsie so much na iniiwasan niyang masaktan ng kanyang mommy ang kanyang feelings. Kaya sinisigurado na lamang ni Harold na sasama siya sa tuwing mag-iimbita ang mommy ni Harold ng dinner sa kanya. Babe, tandaan mo ha, every time na ini-invite ka ni mommy na kumain kayo sa labas, isama mo ako, ha? Alam mo babe, praniling ka yata. Kaya ko naman yung mommy mo, okay? At saka hindi rin ako madadala sa banta-banta kung yan ang inaalala mo, okay? Promise ko sa'yo, ipaglalaban kita. Promise mo sa akin yan, ha? Opo. Minsang nag-outing sina Elsie at Harold. Babe, try natin mag-beach. Alam mo yun, mag-tent lang tayo. Tanong ni Harold kay Elsie. Oh, pwede naman, babe. Kaso dapat may mga kasama tayo. Bakit naman, wala ka bang tiwala sa akin? Sagot pa ni Harold. Meron naman, kaya lang babe, alam mo naman 'di ba? Alam mo naman kung anong pwede nating gawin pag tayo lang, lalo na ikaw. Sabay kurot ng ilong nito. Anong ako? Baka ikaw. Ikaw kaya yung palaging may masamang balak sa akin. Wawa, ako talaga? Nagyayaan na nga si na Harold kasama ang kanyang mga kabarkada at mga barkada rin ni Elsie. Nagpunta sa isang beach resort bilang advanced graduation celebration ng mga seniors. Pagkarating sa resort ay nagkanya-kanya na silang lahat ng pitch ng kanilang mga tent. Dapat sabay-sabay ang lahat ng babae sa isang malaking tent na dala ng kaklase ni Harold. Pero nang gabi yon ay nasipag-inuman silang lahat at halos lasing na ang karamihan sa kanila. Kanya-kanya na sila ng tulog. At naghalo na nga ang girls at boys sa dapat sanay tent na tutulugan ni Elsie. Babe, huwag ka na matutulog dyan. Nagkanya-kanya na sila nahiga dyan eh. Wala ka na mapapwestuhan dyan. Mamaya, baka matabihan ka pa ng lasing dyan. Ako, makis ka pa ng mga lalaki dyan. Makakahanap talaga ako ng gulo. Sige, doon na lang ako sa tent na dala mo. Sige, sige. Pagpayag naman ni Elsie. Sa labas lang ako ng tent patutulog babe para safe tayong dalawa. Pili yung biro naman ito sa nobya. Jesus, ikaw may sabi niya na. Sabi naman ni Elsie. Bakit? Pwede ba ako matulog sa loob? Gusto mo ako matulog sa loob ano? Naku, hindi oh. Nang makarating sa tent ay sakto naman ang pagbuhos ng malakas na ulan. Buti na lang at nagbukas na din sila ng isang parachute tent. Bago sila mag-pitch ng kanilang mga tent, kaya naman hindi na rin sila masyado pang naulanan sa mismong tent. Pasok ka na dito babe, lumalakas ng ulan at pag nabasa ka dyan, ay nako, magkakasakit ka pa. Alika na dito, sa tabi ko. Oh, sige babe. Habang nasa loob ng tent ay masaya nagkakwentuhan pa ang dalawa. Hanggang sa magkulitan nga sila at kiniliti ng kiniliti si Elsie. Habang kinikiliti ni Harold si Elsie ay napatingin ito sa kanyang mga mata. Natigilan silang dalawa at animoy, may nagmagnet sa kanilang dalawa na dumikit. Nang mayakap na ni Harold si Elsie, ay agad niyang hinalikan ito. Hindi naman na nagpumiglas pa si Elsie at hinayaan itong sakupin silang dalawa ni Harold ng kanilang mga desires. Wala nang ang pagkaalinlangan na ibinigay ni Elsie ang kanyang sarili kay Harold. Virgin si Elsie at hindi iyan naging ganong kadali kay Harold pero hinayaan na lamang ni Elsie si Harold na pangunahan ito. At noong araw ng yon ay naibigay ni Elsie ang kanyang buong pagkababae kay Harold. Pagkatapos ng gabing yon ay nasundan pang muli ang mga naganap sa kanilang dalawa. Madalas kasing dinadala ni Harold si Elsie sa kanilang condo unit. Doon nakatira si Harold habang siya ay nag-aaral. Sa madalas silang pagsasama, hindi na talaga maiwasan ang pagiging intimate sa isa't isa. Minsan namang namasyal si Marisa sa condo unit na pinagsistayhan ni Harold. Tamang-tama pagdating niya doon ay naabutan ni Marisa ang kanyang caretaker na si Henry. Oh Henry, buti andito ka ngayon. Kaya pala malinis ang condo eh kasi andito ka. Ay ma'am, hindi po ako naglinis dito. Kada punta ko po dito ay talagang malinis na po itong unit ninyo. Palagi kasing nilinis to ni Ma'am Elsie. Hindi niya ho iniiwang madumi itong unit ninyo. Ha?
Anong ibig mong sabihin na andito si Elsie? Dito na rin ba nakatira yung babaeng yon? Ay, hindi naman po, ma'am. Kaso, may mga araw po na dinadala siya dito ni Sir Harold. Pero, sa tuwing umaalis po si Ma'am Elsie, eh talagang napakalinis na ho nitong bahay. Tapos po, lagi pong nalalabhan yung mga damit ni Sir kada dating ko dito. Ang bait nga po, ma'am eh. Maganda pa po. Nako, magugustuhan niyo yun, ma'am Chuck. Si Elsie? Nako, hindi no. Alam mo bang siyang dahilan kung bakit hindi naaalis si Harold para mag-aral ng medicine sa Amerika? Talaga po, ma'am? Oo. Nako, sayang naman ang oportunidad na meron si Harold, ma'am. Nako, pag talagang inaluan na nga ng relasyon ng pag-aaral, ano? Minsan ay malabo na makapagtapos ang estudyante. Alam mo, masama din ang pakiramdam ko dyan si Elsie na yan eh. Baka kasi mamaya, ginagamit niya lang si Harold para maabot rin ang gusto niyang marating sa buhay. Eh, ma, mukhang mabait naman ho siya. Kasi magalang ho siya pag andito at pag nagkataon na andito rin siya, palagi siya nagkukwento kung paano niyang pinag-aaral ang sarili niya. Masipag ho siya, ma'am. At pinagsisilbihan niya ho talaga si Sir Harold ng maayos. Sabi pa ng dag ni Henry. Alam mo, marami namang ganyan sa umpisa eh, Henry. Magaling at maayos, pero cheater pala sa huli. Sa bagay, ma'am, minsan yung mga akala nating mababait, eh yun pala yung mga demonyo. Marissa thought of going to Elsie's home bago umuwi para talagang makapausap niya si Elsie ng masinsinan. Palagi kasi silang nako-corner ni Harold kaya hindi niya ito makausap ng babae sa babae. At tila umaayon naman ang panahon kay Marissa noong oras na yon dahil naabutan niya nga si Elsie na nasa labas ang kanilang bahay at naglilinis. Pinasakay niya ito sa kanyang sasakyan at dinala sa isang coffee shop malapit lang sa kanilang bahay. Kinakausap ni Elsie regarding her concern about Harold's scholarship sa Amerika. Pagkapasok ni Elsie at Marissa sa coffee shop ay kinausap agad siya ni Marissa. Wala nang sinayang panoora si Marissa at kinonfront niya kaagad si Elsie. She told Elsie about Harold's scholarship. Isa ito sa napakasayang na oportunidad para kay Harold. Ngunit handa siyang mawala itong mga opportunity na ganito dahil ayaw nitong malayo kay Elsie. Elsie, being the selfless girlfriend, understood kung saan nanggagaling ang concern ng mama niya. Isa sa mga plano nilang dalawang magnobyo ay maabot ang kanilang mga plano sa buhay. Pangako nila yon sa isa't isa, bago pa man sila kasal. Noong una ay talagang ipinaglaban pa ni Elsie ang kanilang pag-iibigan, ngunit nung sinabi na ng mommy ni Harold na siya lamang ang rason kung bakit ayaw nitong umalis sa bansa, ay nandumo si Elsie. Ayaw niya maging sanhe ng failure ni Harold kaya nag-isip ito ng paraan kung paano mapapaalis si Harold. Gusto niya naman sanang maabot ni Harold ang mga pangarap niya, ngunit totoo nga rin naman ang sinabi ng kanyang mommy. Dahil sa kanilang pangako sa isa't isa, ay ayaw niya nang iwanan pa si Elsie. Umiiyak naman si Elsie nang dumating sa kwarto ni Micaela, ang kanyang best friend. Hoy, na paano ka? Alam mo ikaw, bigla-bigla ka nalang dumarating dito para kang multo. Ano na naman ba yung iniiyak mo ha, Elsie? Tanong sa kanya ng kaibigang si Mika. Kasi itong si Harold, hindi naman sinabi sa akin na may dumating palang scholarship para sa kanya. Kaso nasa Amerika yung school. Oh, tapos, aalis ba siya? Yun nga ang problema eh, kasi ayaw niyang umalis ng bansa. Gusto niya kasi dito lang siya, kasi daw andito nga ako. Nangako kasi siya sa akin na hindi kami mag-iiwanan eh. Oh, eh ano namang big deal doon? Ba't ka umiiyak? Eh kasi kinausap ako ng mami ni Harold. Wala naman siyang ibang gusto kundi ang best lang para kay Harold. Eh ako din naman, gusto ko rin naman na maabot ni Harold ang mga pangarap niya. Eh kaso lang, parang inabolish na yata ni Harold ang mga pangarap niya dahil sa pangako niya sa akin. Eh hindi pa naman kami kasal eh. Oh, bakit ka naman naging OA dyan bigla? Eh gusto ko nga kasing umalis na lang siya muna. Alam mo yun, hindi na kasi yan magagawa ni Harold kung sakaling itali niya ng sarili niya sa akin. Ayaw ko rin naman kasing may pagsisihan siya pagdating ng panahon na no. Elsie, you let him decide kasi siya naman ang lalaki eh. Diba nga? Yung babae ang magsasubmit sa lalaki. Kaya hayaan mo siya kung anong gusto niya, Elsie.
Kung gusto niyo magstay, let him be. Baka yung nanay niya lang naman ang gustong umalis siya eh. Pero si Harold ay ayaw talaga. May mga ganyan kasing magulang, Elsie. Sila yung nagde-decide para sa anak nila. Elsie strategized ang kinunchaba niya ang kanilang barkada ni Micaela na bakla. She asked Granny to pretend na nag-cheat siya at si Granny ang lalaking gagamitin niya. Elsie went somewhere at nakipag-holding hands kay Granny sa isang mall kung nasaan naman si Harold. Sinundan niya kung saan si Harold at nag-pretain si Elsie at Granny na kunwari ay may ginagawa silang hindi maganda. Nakita naman kaagad ni Harold si Elsie. Nung una ay parang namamalik mata lang si Harold na nakatingin sa pamilyar na babae sa isang shop na mall. He thought, si Elsie yan. Nakatalikod ng dalawang lalaki pero ang kanyang ulo ay hindi. Nakaakbay ang lalaki sa kanya. Paminsan-minsan ay humahalik ang lalaki sa kanyang ulo. Harold took a closer look with a woman na kamukha ni Elsie at sa kasama nitong lalaki. Tahimik na sinundan sila nung babae. Pumasok sa men's CR ang lalaking kasama ni Elsie and Harold, and Elsie had to confirm. And to his surprise, si Elsie nga ang yun. Kunwaring nagulat naman si Elsie. Harold, anong ginagawa mo dito? Elsie, you knew that I'm here, diba? Lahat naman ang ginagawa ko at kung saan ako, alam mo, diba? Sino yung kasama mo, Elsie? Si yun? Sino, Elsie? Babe, let me explain. Explain? Elsie, don't tell me. Harold, I'm sorry. Elsie, please tell me all of this are lies. Ginugutan mo lang ako, diba, Elsie? Diba, ano ba to? Rank? Hindi naman sumagot si Elsie. Umiyak na lamang siya dahil hindi niya na kaya magsinungaling pa kay Harold. But at the back of her mind, kailangan niyang gawin ito para kay Harold. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Nako, Elsie, buntis ka. For sure, buntis kang babae ka. Nako, bigyan mo ako ng pera para may bilhin ako sa pharmacy. Elsie, ito na yung resulta. Positive, buntis ka nga, girl. Ha? Paano yan? Dito pwede, Mika. Hindi ko kaya. Paano na yung mga pangarap ko? Elsie, please tell me this are all lies. Ginugutay mo lang ba ako? Diba, Elsie? Diba? Ano ba to? Prank? Hindi na sumagot pa si Elsie. Umiyak na lamang siya dahil hindi niya na kayang magsinungaling pa kay Harold. But at the back of her mind, kailangan niyang gawin ito para kay Harold. Harold forgot about me. Sir Hani yun. Siya yung kababata akong pinakahihintay ko. Pasensya ka na, Harold, kung ginawa kitang panakipbutas. Sorry, pero siya talaga ang mahal ko. Elsie. Elsie, hindi totoo, diba? Elsie, alam kong hindi mo to magagawa sa akin eh. I'm sorry, Harold. Sorry. Agad na umalis lamang si Elsie dahil hindi na kaya makita pang pag-iyak ni Harold. Hindi niya kayang saktan si Harold, but she has to do this. Pinilit na hinanap ni Harold ang lalaking kasama ni Elsie para sana suntukan ito dahil sa sobrang inis at galit niya. Gusto niya rin itong kausapin kung totoo ba ang ginagawa nila ni Elsie, pero hindi na naabutan pa ni Harold ang lalaking kasama ni Elsie. Harold tried to talk to Elsie's family pero hindi na talaga siya kinausap pa ni Elsie. Kahit anong pangungulit at pamimilit ni Harold ay hindi na talaga siya kinakausap ni Elsie. Harold was so depressed at sobrang naging anxious siya. Dinamdam ng sobra ni Harold ang ginawa ni Elsie sa kanya. Halos hindi na nga ito kumakain at hindi na lumalabas pa ng kanyang kwarto. Hanggang sa isang beses na kinausap siya ng kanyang kabarkada. Brother, ano ka ba? Lumabas ka na nga dyan? Hindi mo kailangang magkulong dyan, sabi ni Jeff. Hindi talaga. Alam mo bro, siguro aalis na lang ako ng bansa. Nahihirapan ako dito eh. I build my dreams with that woman. Akala ko totoo lahat sa amin. Grabe bro, pinaniwala niya ako sa lahat ng ginawa niya at mga sinabi niya. Tapos ang ending pala eh, ginawa lang akong bola. Pinaikot niya lang ako sa kamay. Ako nga din bro eh. Hindi ko rin lubos maisip.
na kaya niya palang mag-cheat sa'yo. After all those seemingly true emotions she has for you, lahat pala yun ay for the show lang. Buwan na ang isip ko, bro. Aalis na ako ng bansa. Mga next week siguro, bro. Ia-avail ko na yung scholarship na nakuha ko sa Pennsylvania. I'll make myself better, bro. Tama yan, bro. Huwag kang magmukmuk dito sa Pinas. Lumabas ka at mag-enjoy ka. Umalis na nga lang ng bansa si Harold at tuwang-tuwa naman ang Mommy Marisa niya. Masaya siya na muling pupunta sa Amerika si Harold at magkikita na silang muli ng kanyang ama. Umalis si Harold with a desire to move forward at makalimot. Mas magiging madali lang kasi talaga for them na mag-move on kung wala na silang maririnig pa tungkol sa isa't isa. Isang hindi inaasahang pangyayari ang tila babago sa ikot ng buhay ni Elsie. Isang ordinaryong umaga na naman ang pagtitinda ni Elsie. She was preparing all the stuff that she needs sa pagluluto ng kanyang mga sideline habang siya ay nag-aaral. Madalas na lamang naiiyak si Elsie dahil na rin sa kanilang paghihiwalay ni Harold. Walang halos araw na hindi siya umiiyak at hindi niya na alala ang kanyang first love. Madalas niya akong kinakausap ang sarili. Eh, ang sakit-sakit naman itong nararamdaman ko. Akala ko kaya ko lang. Hindi ko alam kung paano ko to kakayanin. Kailan pa ba kasi ito matatapos? Ay, para bang TV ang kanyang utak palagi. It has a whole lot of storage about Harold. Tila inuukupan na ni Harold ang malaking bahagi ng utak ni Elsie dahil wala na ata talagang oras na hindi niya na naaalala ang kanyang dating nobyo. Hindi na nga halos mabilang ang mga luha ni Elsie. Subalit sa kabila ng lungkot, kailangan niyang bumangon at magpatuloy kaya as usual maagang gumigising si Elsie para magluto ng kanyang paninda sa eskwelahan. Minsan ay iniiwan niya ang kanyang mga niluluto sa kantin para lamang magkaroon siya ng daily income. Pang-allowance niya din yon. While she was busy packing up her stuff, ay bigla na lamang siyang nakadama ng pagkahilo. Mild lang naman ang kanyang pagkahilo pero ramdam niya iyon dahil hindi naman niya try mahilo dati. Pero kahit pa medyo nahilo ito, hindi niya na ininda pa yon dahil iniisip niya na lang na baka gutom lang siya. So, Elsie head on to her school and left all her products sa canteen. This time, habang naglalakad siya papunta sa kanyang first subject, ay kakaiba na talaga ang kanyang nararamdaman. Bigla na lang siyang nasuka. Mabuti na lamang at kasama niya si Micaela ng mga panahong yon, kaya agad na may tumulong at umalalay sa kanya para siya ay makaupo ng maayos. Elsie, girl, ano nangyayari sa'yo? Mukhang hindi ka okay ah. Nag-breakfast ka ba kanina? Baka hindi ka pa kumakain kaya sumakit yung sikmura mo. Ay, hindi naman. Kumain naman ako kanina. Bigla-bigla lang eh. Tsaka merong part ng tiyan ko sa sobrang sakit. Saan bang masakit, Elsie? Nako, ngayon ko pa talaga nagkaganito kung kailang first period pa natin ngayon. Eh sobrang toxic pa naman ang prof natin ngayon. Nangingilid ang luhang tumugon si Elsie. Mika, hindi ko alam kung ano to. Hindi ko naman to na-try dati eh. Sumasakit naman talaga ang tiyan ko minsan pero hindi naman ganito kasakit, Mick. Sobrang sakit nito tsaka sobrang nasusuka ako. Sama talaga ng pakiramdam ko. Naku, tara, punta na tayo sa boarding house ko. Naku, absent tayong dalawa ngayon. Tara, tara, uwi na muna tayo para maging okay ka muna. Wait, Mika, nahihilo ko. Naku, Diyos ko naman, na paano ka bang babae ka? Huwag ka muna himatayin, ha? Medyo malayo pa tayo. Nang makarating na sila sa inuupahang kwarto ni Micaela, ay agad niyang kinausap si Elsie tungkol sa nararamdaman nito. Elsie, umamin ka nga sa akin, babae ka. May nangyari ba sa inyo ni Harold bago kayo naghiwalay? Nangyari? Oo, nangyari. Like, chok-chok-chenis. Nagganon ba kayo? Ha? Huh? Hindi ko gets, Mika. Nag-make love, girl? Ano ba? Ganon. May nangyari bang ganon sa inyong dalawa ni Harold? Ah, eh, oo eh, pero isang beses lang naman, Mick. Nako, Elsie, buntis ka. For sure, buntis kang babae ka. Nako, bigyan mo nga ako ng pera. Sige, may bibilhin ako sa pharmacy. Agad nung bumili si Mika ng pregnancy test para makonfirm kung buntis nga ang kaibigan. Pagkarating ni Micaela ay agad niyang sinamahan si Elsie na mag-test sa CR.
Kinakabahan na silang dalawa habang nagaantay ng result. And when the result came out, 2 lines, it's positive. Elsie, ito, uy, ito na, naku, ito na ang resulta. Positive, buntis ka nga, girl, buntis ka. Nagulat naman si Elsie at bigla na lang umiyak. Shucks, grabe, hindi pwede to, Mika, hindi ko kaya. Paano na yung mga pangarap ko? Paano na itong lahat, Mika? Naku, hindi ako pwedeng umuwi sa bahay na ganito, Mika. Girl, dapat malaman to ni Harold kasi anak nyo naman to eh. Eh bakit mo pa kasi ginawa yung sa inyo ni Ronnie? Naku, hindi pwede, Mika. Uuwi yung dito. Hindi pwede yung ganun kasi alam ko uuwi talaga yon. Hindi nyo ipagpapatuloy ang med school niya. Elsie, eh kesa na bang ganito ang mangyari, diba? Mahihirapan ka ng sobra, Els. Promise. Pilit na idinedenay ni Elsie ang katotohanan kaya nagpasama ito sa kaibigan niya para magpa-check up pa sa OBGYN. Si Elsie ay nakaupo sa harap ng doktor habang siya ay ino-observe. Elsie, your ultrasound result says you're about a month and 2 weeks pregnant. Narinig mo ba ang heartbeat ng baby mo? Opo, Doc. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Elsie, meron tayong problema sa placement ng iyong baby at the moment. Masyado atang mababa ang iyong matres. Pwedeng mahulog ang baby mo kapag hindi ka nag-ingat, iha. Medyo sensitibo ang iyong pagbubuntis. Kailangan mong magpahinga ng ilang linggo. Mahirap ito. Lalo na sa iyong pag-aaral. Doc, hindi po ba talaga ako pwedeng pumasok? Kakayanin ko naman siguro, Doc. Wala bang gamot para kumapit siya ng mabuti sa akin? Well, meron naman, Elsie, pero magastos ito. Pwede mo naman siyang ingatan the most natural way. And it's by resting well. Pero kasi, Doc, malapit na ho akong graduate eh. Ilang buwan na lang, Doc. Well, this is part of the consequence sa pinasok mo, iha. Hindi naman pwedeng gagawa na lang kayo ng gawa ng boyfriend mo, hindi ba? Tsaka, alam ko na alam mo rin na meron talagang pwedeng mabuo kapag ginawa niyo mga bagay na ganun. Elsie, your baby will be worth your sacrifice. Well, anyway, if you want talaga na maging safe si baby inside you, then sige, magre-reseta ako ng gamot for you, okay? Hindi naman naging madali para kay Elsie ang natanggap niyang balita. Naghalong pagsisisi at galit sa sarili niya. Mas lalo lang nagpalungkot sa kanya ang fact na siya ay magiging single mom dahil itinulak niyang papalayo si Harold. Posibleng tuwang-tuwa si Harold sana kung alam niya lang itong daladala ni Elsie. Hindi naman naging madali para kay Elsie ang pagsabayin ng kanyang pagtatapos ng pag-aaral, pagtago ng katotohanan sa kanyang pamilya pero pinagtagumpayan ni Elsie ang pagsubok. Nakapagtapos siya ng college at pinili niya magtrabaho malayo sa kanyang pamilya para hindi nila malaman ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Elsie. At minabuti niya na lamang na bumiyaheng papuntang Cebu at mamuhay roon ng sikreto. Itinago ni Elsie ang kanyang pagbubuntis hanggang sa ito'y nanganak na rin. Nakahanap naman siya ng maayos na trabaho. Over time ay lumaki na ang anak ni Elsie at siya ang nagsilbing inspirasyon kay Elsie para lumaban ng patas sa buhay. May mga ilan-ilan lamang naniligaw sa kanya pero mas pinili niyang hindi na muna makipagrelasyon dahil mas kinakailangan niyang itoon ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho at sa pagpapalaki ng kanyang anak lalo na't wala siyang kaagapay sa pagpapalaki sa anak niya. Pinangalanan niya ang kanyang anak na Hashi. Dugtong yun ang pangalan ng kanyang pinakamamahal na Harold at pinili niya ito dahil wala pa rin namang ibang umu-occupy ng puso niya kundi si Harold lamang. When Hashi was 6 years old, ay kinatok muli ng pagsubok si Elsie. Her daughter Hashi was brought home from school because of a seizure. 2 beses na rin atang nag-seizure si Hashi kaya minabuti niyang dalhin sa espesyalista ang anak. Maagang pumuntang mag-ina sa isang presyosong ospital sa Cebu. Sikat kasi ang ospital na yon sa pag-handle ng mga batang may malalang mga sakit. Nang makapasok na sila mag-ina sa ospital, ay nag-antay lamang sila ng turn nila sa ospital. And Elsie anxiously waits her daughter sa may hallway. Hashi, who is lying on her lap. Mahal, konting tiis na lang ha. Pagod ka na ba? Bulong na tanong ni Elsie kay Hashi. Antay lang tayo ng doktor anak, okay?
Kapit ka lang kay mama, anak, ha? Mama, okay lang po ako. Nang sagot naman ni Hashi kay Elsie. We will wait for my doctor here, mama, okay? I will be fine po. Huwag po kayong mag-alala, ma. As they wait for their turn, suddenly Elsie notices a familiar figure, a man wearing a lab gown, passing by. Sandali, si Harold pa yun? Agad na kinabahan ng dalagang ina sa kanyang nakita sa ospital. Naku, hindi po pwede. Paano siya napunta dito sa Cebu? Napaka-imposible. Ay naku, ito talagang utak ko. Ang dami kasing iniisip eh. Hindi na pinansin ni Elsie ang nakitang lalaki sa hallway. At bigla na rin namang nawala ang atensyon niya sa taong kamukha ni Harold. Pumasok na lang sila agad sa clinic ng kanilang magiging doktor. Baguhan pa lamang ang doktor na yon sa ospital kaso galing siya sa Amerika at marami nang nahandle na mabibigat na case ang doktor na ito. Napakagwapo rin daw. Yung mga narinig ni Elsie nahakahaka sa labas ng clinic ng kanilang pedia. An assistant called their name. Finally, it's their time to meet the doctor. Pagkapasok nila sa mismong clinic ng doktor ay nabigla si Elsie sa kanyang nakita. It was Harold. Siya nga talagang nakita niyang pumasok sa staff entrance ng OPD department ng ospital. Gusto niya sanang batiin ang dating nobyo ngunit mailap ito at nagpretend na kunwari, hindi kilala si Elsie. Harold was looking at the file. Binati sila. Magandang umaga po. Nag-appear pa kay Hashi. Ang ganda mo naman, baby. Ano pong name mo? Hi po, I'm Hashi po. Siya po ang mommy ko, si Mommy Elsie. Agad na tumangon naman si Harold at nakita ang mukha ni Elsie. Nakilala niya agad ito pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Hinayaan lamang ito ni Elsie na maupo sa upuan sa kanyang clinic. Agad namang nag-flashback ang sakit na naramdaman ni Harold noon noong hiniwalayan niya si Elsie. Umakto lamang si Harold na professional ito nang sa ganon ay maiwasan ang awkward ambience sa buong kwarto. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Jeff, bigyan mo na sa akin yung babae. Sabi ni Harold sa kaibigan niya si Jeff. Ha? Bakit? Hindi ba't ikakasal ka na next month? Si Elsie ang tinutukoy niyang babae. Huwag mo na siyang ibigay sa client mo, bro. Sagot ko na yan. Magandang umaga po, Doc. Dinali ko po yan dito kasi inuubo po siya. Matagal at palagi siyang may lagnat. Base sa mga sinabi mo, ma'am, medyo typical lang naman po ang sakit ng bata. However, we need to do further testing kung sumobra na ng isang linggo ang ganitong sintomas. Ganito po, magpapa-laboratory po kayo dyan sa labas para makita ho natin itong pabalik-balik niyang sakit, misis. Hindi pa po ako, misis, miss lang po. Awkward naman ang sagot ni Elsie. Sinabayan ng pag-ignore sa kanya ni Harold. Mga simpleng test lang po ito, okay? Ito po ang isang simpleng pagsusuri lamang. Kailangan na natin tiyakin kung ano bang tamang gamot para kay Hashi. At saka, maging sure tayo na walang kasabayang mga sakit na ito sa kanya. Yung mga simpleng sipon at laglat, minsan ay sinyalas na pala ng mga malalang sakit. Kaya mas mabuti na makasigurado tayo. Huwag naman po sanang ganun. Well, depende rin kasi yan sa kung paanong inalagaan ng nanay ang bata. Magmamatter din kasi kung anong pinapakain. Elsie notices Harold's cold demeanor and struggles with whether to reveal the truth or not. Hinayaan na lamang niya si Harold kung anong gustong sabihin nito. At kung dinedenay man siya ni Harold, ay hindi na ito gumawa pa ng way para makapag-usap silang dalawa. Pero, in love pa rin talaga si Elsie kay Harold. Kahit sa haba ng panahon na hindi na sila nakita ni Harold, she can never deny the fact na mahal niya pa rin talaga si Harold. Agad na tinest si Hashi and Harold found out na may leukemia si Hashi. Harold was devastated dahil masakit para sa kanya na may mga inosenteng batang nagkakasakit. Hindi niya rin actually ma-explain sa sarili niya kung bakit siya na-attach sa bata na ang pagkakaalam niya ay hindi niya naman anak. Plus, the mother of the baby ang mismong babaeng nagbigay sa kanya ng napakasakit na experience sa pag-ibig. Mrs., ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo.
ng test result po ng anak ninyo ay positive. Positive po siya sa leukemia. So far po, ang natatanging magagawa natin ay isubmit siya sa therapy, which includes chemotherapy. Mangangailangan ho talaga kayo ng malaki-laking budget para dito kung gusto nyo makasurvive ang anak ninyo. Ano? Naiiyak si Elsie nang marinig ang balita ni Harold. Doc, hindi na po ba maaagapan ng sakit niya? Wala po bang mas murang alternative po? I'm sorry, ma'am. Pero yun lang po talaga ang way. Bakit po, ma'am? Wala po ba kayong ipon? Dapat kasi kung may anak ka, ready ka sa mga emergency ganito. Doxing. She was supposed to tell Harold na single mom siya. Pero hindi niya tinuloy pa because of her pride. Hayaan mo, Doc. Gagawin ko po ng paraan. Doc, baka meron po kayong alam na mas murang way para ma-treat si Hashi. Please, nagmamakaawa po ako. Sabihin niyo naman po ako. Sa kaso ni Hashi, kailangan natin ng chemotherapy para maging epektibo ang paggamot sa kanyang leukemia. Ganyan talaga ang proseso, Elsie. Ma'am, wala tayong ibang choice kundi sundin ang mga medical protocols. Okay, so that's it for today, ma'am. Marami pa ho akong pasyente. Elsie and Hashi went home na frustrated. Elsie felt so low. Kahit sinong ina ay manlulumo kapag nalaman mong may malubhang sakit pala ang anak mo. Harold, on the other hand, felt sorry for the baby at hindi na ma-explain ang kanyang nararamdaman para sa anak ni Elsie. He kept thinking of her smile and her face. Napaka-inosente at napakagandang bata. Agad naman na naghanap ng paraan si Elsie kung paano ito makaka-prepare ng malaki at instant dahil kinakailangan ng umpisahan ng therapy ni Hashi. Naaalala niya ang kanyang naging kaibigan na si Tina. Napakayaman ni Tina, pero hindi niya alam kung saan nito kinukuha ang kanyang pera dahil hindi niya naman ito nakikita ang nagtatrabaho. Tina, may alam ka bang pwedeng pagtrabahuhan na pwede akong kumita ng malaki tulad ng kinikita mo? Kailangan ko kasi talaga ng pera, Tin. May leukemia kasi si Hashi. Wala na ako mapagkukunan ng pera. Kailangan na rin kasing umpisahan sa lalong madaling panahon ng treatment niya. Nako, kung sasabihin ko sa'yo, for sure hindi mo rin naman magugustuhan, Elsie. Alam kong hindi mo to papatulan. Hindi na siguro magmamatter sa akin kung anong trabaho yan, Tina. Sobrang desperado na ako eh. Handa akong ibigay ang lahat para sa kaisa-isang anak ko, kaya sige no, go na ako dyan. Sige, try ko ha, basta. Okay kasi iaalo ko sa'yo, ha? Oo, Tin, wala na akong pakialam. Ang kailangan ko lang talaga ngayon, pera. Agad na tinawagan ni Tina ang mga contact niya at nakahanap nga ito ng gig para kay Elsie. May isang producer ng isang malalaswang videos ang naghahanap ng artist. Malaki ang babayaran dahil bachelor's party ang magiging theme ng video. Pagkasabi ni Tina kay Elsie ng trabaho ay hindi na ito nagdalawang isip pa at pumayag na kaagad. Elsie's desperation moved her to do things that are way out of her values. Bahala na. Isang beses lang naman yun. Ang anak ko pwede mawala sa akin kapag hindi ako nag-risk. In a bar, habang nagpre-prepare si Elsie at Tina to meet their client, Harold was in that same place. He met with his friend na isa ng producer ngayon. Harold came to meet him dahil gusto niyang sabihin sa kanyang kaibigan na muli niya nang nakita si Elsie. Pare, kamusta? Tanong ni Harold. Oh, kamusta na pare? Sagot naman ni Jeffrey. It's good to see you. Sa'yo na ba tong bar? Tanong naman ni Harold kay Jeffrey. Oo eh, isa sa mga investments ko. Butit na pasyal ka dito pare, it's been a long while. Oo nga eh, sobrang tagal na since hindi tayo nagkita. Well anyway, wala eh. I think I need someone to talk to. Aba, mukhang mabigat yan ah, but sige, same old days, kwento ka. Sabi naman ni Jeffrey kay Harold. Nakita ko kasi si Elsie. Elsie? Yung ex mo na true love mo? Well, yeah. Nagkita kami the other day. And she was with a child na, bro. About 6 years old na yung bata.
Oh? So baka anak na lang nung pinalit niya sa'yo? Hindi ko alam bro eh, hindi ko tinanong pa. Hindi ko na rin kasi siya kinausap, but I can see that she's really having a hard time. May leukemia yung bata eh. Oh, kawawa naman ang bata. Exactly bro, kawawa talaga. Pero wala naman ako magawa kasi that was her choice. Pero maganda pa rin siya pare. Oo naman, she has always been born beautiful naman. Kahit pa noon ay talagang maganda naman na siya. Saglit na naistorbo naman ang pag-uusap ni Jeffrey at Harold dahil dumating na ang client ni Jeffrey. Dalawang lalaki naman ang naabutan ni Natina sa isang bar. Ang isa ay ang producer ng video at ang kasama naman ito ay ang kanyang matalik na kaibigan na isang doktor. Umupo si na Elsie at Tina sa isang corner ng bar habang naghihintay sila na matapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang client. Nang makita sila ng producer ay tinawag ng producer si Tina. Agad naman itong lumapit at iniwan ng saglit si Elsie sa couch. Harold saw Elsie from afar pero hindi na ito nagpahalata pa. Nananatili itong nakatalikod kay Elsie. Tina, kamusta? Okay naman ako sir, may importante akong hiling sana sa'yo sir. Sagot ni Tina kay Jeffrey. What is it, Tina? Oh wait, siya nga pala, kaibigan ko, si Harold. Ang gwapo mo naman po sir, sabi pa ni Tina. Tumahimik ka nga dyan Tina, taken na yan, may fiancé na yan eh. Ikakasal na nga yan next month. Sir, yung kasama ko, kailangan niya kasi ng racket eh. May sakit kasi yung anak niya. Tahimik lang na nakikinig si Harold sa usapan ni na Jeffrey. Wala bang asawa yan? Wala sir, single mom kasi. Parang ano kasi, iniwan niya ng lalaki. Siya din daw ang nakipaghiwalay nung nakabuntis sa kanya. Nag-Amerika daw yung lalaki. Eh hindi niya nahinabot pa kasi pagkakaalam ko, ayaw niya daw na maging hadlang sa pangarap nung lalaki kaya ayaw, nagparaya. May sakit ang anak eh, leukemia. Eh di sana in-inform niya yung lalaki na may anak sila. Kailangan yung maging wais sa ngayon lalo pat may sakit ang anak niya. Eh ayaw niya nga raw sir eh. Kaya nga pinatos niya yung alok na trabaho sa kanya. Kahit nabagman daw sa loob niya na makipag one night stand, papayag na rin. At hindi kasing pangangailangan eh. Naiiyak naman si Harold na nakikinig sa kanilang dalawa ni Jeffrey. Kaya pala kakaiba ang nararamdaman niya para sa bata. Dahil anak pala niya ito. Tinigil na ni Harold ang pag-uusap nilang dalawa ni Jeffrey at saglit niyang kinausap si Jeffrey. Jeff, bigay mo na sa akin yung babae. Ha? Bakit? Hindi ba't ikakasal ka na next month? Si Elsie ang babaeng tinutukoy niya. Anak ko, ang batang dinala niya sa klinik ko. Huwag mo na ibigay yan sa client mo bro, sagot ka na yan. Ha? Siya ba yan? Hindi ko siya nakilala bro, sige, huwag kang mag-alala pa, ibibigay ko sa kamay mo yan. Pero paano yung fiancé mo? Bro, hindi pa naman kami kasal eh. Tsaka si mami lang naman ang nagpumilit na pakasalan ko yung babaeng yan. Kaya sige na, ako nang bahala nito bro. Jeffrey made a reservation para sa kanilang dalawa sa isang hotel. Wala namang kaalam-alam si Elsie na si Harold pala ang customer niya noong araw na iyon. Binalikan naman ni Tina si Elsie. Tay! Okay na, may sagot na sa kailangan mo, Day. Meet mo siya mamaya, ha? O, eto, adjust ng hotel at room na niyang dalawa. Hayaan mo, Day. Importante, may pera ka na pang paggamot sa anak mo. Hindi na inisip pa ni Elsie ang pwedeng mangyari sa kanya. Ang importante ay may mapagkukunan siya ng pampatherapy ng anak niya. Maagang dumating si Harold sa hotel. When he arrived, ay inaccommodate siya ng isang familiar na tao sa front desk. Pilit na inisip ni Harold kung saan niya nakita ang lalaki. His name is Rani Rodriguez. Yun ang nakalagay sa kanyang nameplate. I think I saw you somewhere. Yes po sir. Kaibigan bakla po ako ni Elsie. Kamusta na po kayo sir? Ano po, nakita tayo noon sa mall. Hindi niyo po ako personally na meet pero nakita niyo po ako noon kaya baka dahil doon kaya hindi niyo ako makalimutan. Sorry po ako, nagdulot po ako ng sakit sa inyo noon ha. Pinakausapan lang po kasi ako ni Elsie na magpanggap na boyfriend po niya noon eh. Dahil, ewan ko ba doon sir? Basta po, ganun. Eh, hindi ko naman bet si Elsie po dahil bakla nga ako, di ba? Doktor ka na po ba, di ba? Ah, ikaw ba yun? Okay lang yun, naiintindihan ko. Ganun naman kasi talagang ugali ni Elsie eh. Napaka-selfless ng babaeng yun.
Kahit masaktan siya, okay lang sa kanya. Basta makita niya yung ginagawa at mga bagay na nakakabuti sa akin. O matagal na po yun, pero mukhang in love pa rin po kayo sa kanya kung makapagsalita po kayo, sir, ah. Wala na akong ibang pinapangarap sa buhay, Rani. Kung hindi ang makasama siya habang buhay. Nako, alam niyo po ba, sir? Andito din sa Cebu si Elsie, sir. Alam ko. Hindi na in-elaborate pa ni Harold ang totoo. Pero he was about to meet the love of his life sa isang kwarto sa hotel kung saan naman nagtatrabaho si Rani. Sa mismong kwarto, Harold asked some staff from the hotel to fill the place with white and red roses. Ginawa nilang napaka-romantic ng kwartong iyon. The aroma of the scented candles will surely greet the guests with an amazing ambience. Nagtago si Harold sa bathroom ng kwarto para hindi siya makita ni Elsie sa pagpasok nito. When Elsie arrived, na-surprise siya ng sobra nang bumungad sa kanya ang napakaraming roses na puti at pula. Sobrang bango ng kwarto at merong maliit na card na nakalagay sa paanan ng higaan. Agad na kinuha ni Elsie ang card at binasa ito ng mabilisan. I love you. Still. Walang kahit na anong clue si Elsie kung sino ang lalaking makakasama niya nung gabing yon. Nako, ano ba to? Medyo creepy naman to. Sino kaya to? Kinakabahan na tuloy ako. Nako, anak, kung hindi lang dahil sa'yo, hindi ko gagawin ang mga bagay na to. Bumukas ang pinto ng bathroom at marahang tumugtog ang music na Wonderful Tonight habang papalabas si Harold sa bathroom. May dala-dala itong bouquet of flowers para kay Elsie. Naiyak naman si Elsie nang makita si Harold na papalabas ng CR. Agad na hinawakan ni Harold ang kamay ni Elsie at niyaya itong sumayaw. While they were dancing, ay iyak na iyak si Elsie. Shh! Everything is going to be alright, babe. I'm sorry, Harold. I'm sorry kung sinaktan kita dati. Shh! I understand, babe. Kilala kita. Alam ko kung ano mong kayang gawin para sa akin. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka nun? Hinarap ni Harold si Elsie at unti-unting pinunasa ng mga luha nito. Hindi ko naman kasi alam na buntis ako nun eh. Hindi ko inaasahan na mabubuntis ako nun. I'm sorry, Harold. Elsie, tapos na yon. At wala na akong magagawa pa dun, okay? So, anak ko si Hashi? Oo. Hindi mo ba napansin? Sobrang pareho kayo ng mata. Alam mo, sobrang sweet din ang batang yun, manang-mana sa'yo. Kaya naman pala parang ibang nararamdaman ko nung una ko siyang makilala. Babe, huwag ka na mag-alala. Ako nang bahala sa gamutan ni Hashi, okay? So wait. Kaya pala Hashi ang name niya dahil Harold and Elsie? Ganun ba? Oo. Huwag ka na mag-alala, okay? Ako nang bahala sa anak natin. Ako mismo ang tututok sa treatment niya. Sana sinabi mo sa akin na anak pala natin si Hashi. Ewan, ang dami ko rin kasi iniisip eh. Wait, wala ka bang girlfriend? Actually, I'm about to get married next month. Agad na tinaboy ni Elsie si Harold. Ano ka ba? Bakit mo ko tinulak? Eh, kasi may girlfriend ka na pala eh. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. At alam kong tadhana nang nagtagpo sa atin. Kaya hindi ko isusugal ang forever ko sa taong hindi ko naman mahal. Harold naman eh, ayoko naman ng ganyan. Hinilang muli ni Harold si Elsie at niyakap ito ng mahigpit. Babe, ikaw lang ang mahal ko. Before ako pumunta dito, tinapos ka ng lahat ng ugnayan ko sa babaeng yan. It was a fixed marriage anyway. Si Mommy lang ang may gusto sa babaeng yan, pero hindi ko naman pwedeng diktahan ng puso ko eh. Ikaw at ikaw pa rin ang hinahanap nito, babe. Kaya naman kitang buhayin, tsaka basta pakasalan mo lang ako. Kung hindi, nako, tatalon ako dito sa building. Sige. Ikaw talaga, namimilit ka naman kaagad. Bigyan mo nga muna ako ng oras. Oras pa ka mo? Muling niyakap ni Harold si Elsie at hinalikan nito sa labi. Hindi mo ba na-miss tong halik na to? For sure, na-miss mo to. Agad nang hinila ni Elsie ang ulo ni Harold at muli itong hinalikan. Hanggang sa may nangyari na nga muli sa kanilang dalawa. Soon after that ay nagsama na nga rin sa condo unit si Elsie at Harold, and after just 2 weeks ay nagpakasal ang dalawa sa judge.
Minabuti ng madaliin ni Harold ang kanilang kasal nang sa ganon ay may blessing ang kanilang pagsasama at hindi na sila hahadlangan ng kanyang mommy Marissa. Nang malaman ni Marissa na ikinasal na ang kanyang anak kay Elsie, ay nagalit ito ng sobra ngunit wala na siyang magawa dahil si Elsie at Harold ay sa Cebu na namamalagi kasama ang kanilang napakagandang anak na si Hashi. Over time ay natanggap lang din ni Marissa ang pinili ng kanyang anak na si Harold at in-enjoy na lamang ang relasyon niya sa kanyang apo na si Hashi. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!